Okay, maraming salamat sa pag-imbita namin sa amin dito sa debate ni Brother Ali Javier ng Islam versus Wendell Talibong ng Catholic. At kami ay napaka-excited dito sa Debaters Convention na yung debate na ito, dahil alam naman namin itong si Brother Wendell ay isa sa kilala sa pag isang debater talaga noon pa. At yung aming kasama din sa Debaters Convention si Brother Ali. So yun, shout out sa inyong lahat sa punto por punto, sa Purok Kamatuuran at sa Debaters Convention. Salamat. Go ahead, bro. Yes, maraming salamat, bro. Russia Bistel, dito naman tayo sa Purok Kamatuuran, bro. Roland Pards, pasok. Yes, maayong gabi sa ating lahat, no? Lalong-lalo na sa ating mga magigiting na mga debatidor ngayong gabi, kay brother, kay kapatid na Ali Javier at saka kay kapatid na Wendell Talibong at saka sa lahat ng mga Kristiyano sa buong bansa at sa lahat ng Islam community, no, ng buong Pilipinas. Magandang gabi sa ating lahat at welcome sa ating programa ngayong gabi dito sa Purok Kamatuuran at punto por punto at dyan din sa Debaters Convention. Yan lang, kapatid na Christian. Maraming salamat, kapatid na Roland Pard. So, ano pang hinihintay natin? Handang-handa na yung mga speaker sa gabing ito. So, sinong mag-aano sa inyo ni Bro Russia, Bro Roland? Pag-usapan na lang natin kagad yung time format nila. Sige, bro, take over, bro. Go ahead. Sige. 15 minutes yung presentation natin sa affirmative. Bro Wendell at saka Bro Ali. Tapos 10 minutes yung interpolation natin. Tapos another 15 minutes yung battle. Then another 10 minutes yung cross-examination. Then meron tayong tagfa 5 minutes na conclusion, no? So mauna ang negative, then last ang affirmative. Tapos klaruhin ko lang yung tema natin. Patutunayan na si Prophet Muhammad ay nasa Biblia ng mga Kristiyano. So yan yung topic ko ngayong gabi. Tapos brother, excuse me po. Yes. Ang napagkasunduan na topic ay para masunod yung naka-notice. Propesya hinggil kay Propeta Muhammad sa Biblia. Para as in nakasulat na kasi noon, pa, diba? Thank you. Okay, patutunayan. Klaruhin lang natin, kapatid na Ali. Patutunayan na ang propesya. Tama? Brother, ang propesya hinggil kay Propeta Muhammad sa Biblia, yun po yung nakasulat na topic. Bahala na po kami sa stand total. Ako ang affirmative. Wala namang ibang gagawin ni Brother Wendell kundi negative po siya. Thank you. Okay. Ang propesya hinggil kay Propeta Muhammad ayon sa Biblia? Yes po. At para may katuparan, huwag niyo pong pagbabawalan please na gumamit ako ng mga Quranic verses. Thank you. Okay. Sandali, kapatid na Ali. Klaruhin ko lang, ha? Ang propesya hinggil kay Propeta Muhammad ayon sa Biblia. Yes, tama, yes. Ba? Okay. So, with Bible, with references to, kapatid na Ali, ha? Yes, ang primary references ay Bible at Quran, bro. Thank you. Okay, ayon sa Biblia at Quran? Di, huwag niyo na pong isama yung Quran kasi ang akin lang, nung nag-uusap kami, ang simpleng topic ay propesya hinggil kay Propeta Muhammad sa Biblia. Kami na po bahala okay. Sa stand namin, brother. Yun lang po okay, para okay. Masunod yung nakasulat na nabasa ng mga tao. Okay. Sige. Iba kasi yung binigay sa akin. Okay? So, yung rules natin, mga kapatid, no? Focus lang tayo sa tema at hindi na tayo iiwas pa ng ibang issue, no? Igagalang ang moderator,
kapag nagsabi ang moderator ng moderator's time, kung pwede, tatahimik ang mga debaters natin para mabigyan ng linaw ang objection. Ang tanong ng antanong at ang sagot ay hindi lalagpas ng isang minuto. Saklaruhin lang natin, kada construct ninyo ng tanong, eh meron kayong 1 minute, no, to raise a question, tapos 1 minute to answer din. So, categorical question must be answered categorically. So, hindi pwede yung depende, pwede both, pwede oo, pwede hindi. So, dapat responsive tayo sa categorical, mga kapatid. Then, meron tayong 1 minute na explanation. Number 5, walang atake personal dahil ito ay religious debate, no? Ito ay pang-relihiyon na talakayan. So, kaya walang ad hominem, no? Pwede tayo maka-record or maka-video sa ating talakayan ngayong gabi. Number 7, pero ang lahat ng record or yung video natin ay hindi dapat na i-edit na gawing katatawanan or mawala ang present, ang religious essence nito, no? Number 8, no, lahat ng version ng Biblia tatanggapin, kapatid na Wendell at saka kapatid na Ali. Tapos mayroon akong objection, yes, din palang, brother. Para matino ang usapan, yes, dapat isa lamang ang version na gagamitin, halimbawa yung ang dating Biblia, sapagkat yun ang madaling hanapin sa Google. Okay. Ngayon, kung gumamit po kayo kasi ng iba-ibang salin ng Biblia, magtatapsuyan na po tayo niyan. Pero nasa inyo po yan. Okay. Walang problema. Kapatid Dawindel, ako wala akong problema. Mag-moderator lang ako, kapatid na Ali, no? Kapatid Dawindel? Bro, okay. Wendell? Una, yung tungkol sa kay Muhammad, ginagamit din nila even yung Hebrew Bible. So, di pwede lang na dating Biblia lang. Dahil kadalasan, ginagamit nila even the Hebrew Bible in which the Old Testament was written. So, mas mabuti na iba't ibang version na Biblia. Siya naman ang bahala dahil affirmative siya kung ano ang kanilang gamitin. Okay. So, mayroon ako ng suggestion, brother. Sino po yung ating moderator? Paalam po yung pangalan mo, brother, please. Ay, Roland Parks pala, brother na Ali. Brother Roland, ito po yung aking suggestion, hinggil sa paggamit ng Biblia. Total kung orig na lingwahe ng Biblia ay Greek, mamaya kung magamit yung Solomon 5:16, walang problema doon. Ang akin lang, yung salin na gagamitin ko sa Tagalog, yung ang dating Biblia, mag-stick po tayo doon, okay, kung maaari lang. Pero kung hindi pwede, walang problema. Total, yan naman po yung sa inyo, brothers. Thank you. Okay. Sige. So, ano lang natin tong ano. As long as, ano na lang, bro. As long as, kasi kung ito kasi yung lahat ng version ng Biblia na tatanggapin, mas maganda sana ito kasi broad ba, no? Yung ano natin, kasi ginagamit to means parati tong ginagamit dahil marami namang accepted na Biblia, hindi lang iisa. But anyway, ang akin lang, brother, actually kung titingnan niyo kasi yung punto, kaya kayo nagkakawinan sa Christianity dahil sa kanya-kanyang gamit, kung ano-ano lang ginagamit yung salin. Dapat may isang salin lang dapat. Kung titignan, okay, yung dapat na tingnan, mas accurate yung suggestion ko. Pero kung saan kayo maluwag, gawin nyo lang po. Problema. Thank you. Okay. Sige. Okay. Number 9, kapag magsabi ang moderator na sagutin ang tanong, dapat sagutin ang tanong. Pero kapag kung ang tanong ay wala sa tema, pwedeng hindi sagutin ang tanong. Or kapag wala sa tema, ha, kung out of topic tayo, pwedeng hindi sagutin ang tanong o pwedeng mag-next question na kaagad dahil wala sa tema. Kailangan magdeklara ang moderator na hindi sinagot ang tanong bago magbigay ng ibang katanungan. So magbibigay tayo ng 3 warnings dito kapag yung katanungan ay nasa topic, no? Tapos hindi natin sasagutin. Kailangan magbigay tayo ng 3 warning lang. So pag sinabi ng moderator na kailangan sagutin,
dapat sagutin talaga. Then after three warnings, ay magdeklara ang moderator na hindi sinagot ang katanungan. So itong rule number 9, effective lang ito kapag naisunod natin ang rule number 10, kailangan ang lahat ng katanungan ay nasa tema or nasa topic. So hindi na tayo lalagpas sa ibang tema. Balikan ko lang yung sinabi ni kapatid na Ali na ang propesiya hinggil kay Propeta Muhammad sa Biblia. So yan lang yung topic natin. Stick lang tayo dyan. Lahat ng katanungan natin, ipasok natin dyan sa ating tema. Last, lahat ng standard references ay pwedeng gamitin. Pero kapag duda, isa sa mga debaters, kailangan magbigay ng patunay na ang kanyang binigay na standard references ay magbigay ng patunay picture or screenshot ng standard references na ginamit ay legit, no? Example, history book, encyclopedia, footnotes, informative books, etc. No? So maaring i-verify ng debaters ang standard na referensya na ibinibigay. Okay, so agree ba tayo dyan, kapatid na Ali at saka kapatid na Windel? Yes, agree, brother. Agree po. Walang problema. Okay, so narinig na natin ang pag-agree ng bawat panig. So hindi natin 'to patatagalin. Nag-opening prayer na ba tayo, bro? Kanina, bro. Wala pa po. Ah, wala pa. Okay. So okay, siguro, bro, prayer sa Muslim at prayer sa Christian. Okay, so may I request kapatid na Ali Javier, no? Bago tayo magpakilala sa isa't isa. Brother. Yes. Mayroon po akong hiningi pa ito nung pre-debate namin na pag umabot po kami sa oras ng dasal na taon ngayon, magdadasal muna kami. Habang nagsisimula pa naman, magdasal muna kami po, pwede ba iwanan ko muna kayo? Mabilis lang to, alam ni Brother Russia. Okay? Yung kalakaran nito. Okay, sige. Walang problema. Okay po. Walang problema, kapatid Ali. Sige po. Okay, take your time po. So, habang magdadasal pa si kapatid na Ali, may announcement pa ba? Ibang announcement pa ba tayo, kapatid na Windel? Bro Christian, saka bro Russia? Dito sa side ng punto por punto, bro, tawag nito, meron ba? Actually, pinapaalala lang po namin yung sacramental blessings natin na dalawang beses na Ate Edna, no? Yes po. Kailan nga ulit yung Ate Edna? Pakiano? Sorry. Sa Webes po, at saka Webes yung night, and then sa Tuesday yung day shift, day yung araw naman po na schedule. Pero yung oras po ng yung sa araw, di pa po, wala pa pong reply si Brother Jando kung anong oras po. To be announced po muna yun. So yun po. Dalawang beses na po yung natin with Father Darwin Gitgano and Father June Rama. Silang dalawa yung magbe-bless sa ating sacramentals. So bro, kamaturan. Okay, so maraming salamat na. Bro Russia, baka may announcement ka dyan sa Debaters Convention? Okay. Siyempre kami, bro, meron kaming araw-araw na debate dito. Bukas meron debate si Fernando Camacho ng SDA versus Ali Javier ng Islam. At sa January 31, alas 8 ng umaga, meron kaming debate din. Kung gusto niyo mapanood sa Debaters Convention, si Sister Fatima ng Islam versus Daphne ng Catholic. Patungkol ito sa Christology. At sa February 2, meron kaming si Pastor Rene ng Pentecostal versus Fernando Camacho ng SDA. At alas 10 yan ng gabi. So tuloy-tuloy yan, mga bro. At
Meron din February 4, Melchor Manalili versus Ustad Ali Sultan. Alas G's yan. Alin yung mas mainam, babaeng Christian o babaeng Muslim. So, ang tabayanan nyo yan, ipopost namin yan sa Debaters Convention at yun, yun number. Okay, so maraming salamat bro Rasha. No? So, i-ano ko na lang rin na sa dito sa amin as a newly installed Catholic Faith Defender in Samal Chapter. So, incoming ano natin mga ka-CFD dito sa Samal, yung incoming magsimula ang Catholic Doctrine Seminar natin by February 12, no? Alauna ng hapon. So, tuloy-tuloy na yan. Meron tayong 10 CDS na nakaantabay. Kung sino man yung nais na mag-join dito sa amin sa dito sa Island Garden City of Samal, pwede niyong contactin, no? Si Brother Roland Part sa Facebook page. At saka sa yung kung si diyan sa Babak District si PM na lang kayo sa akin, no, para i-disseminate ko na lang sa inyo kung sino ang contact person bawat district sa inyo. So yung gusto lang, no, gusto lang join ng Catholic Doctrine Seminar at saka yung magpa-member ng CFD Samal Chapter. So yun lang, no. Bro Wendell, baka may announcement ka rin, Bro Wendell? Okay na, bro. Okay na. Antayin na lang natin si kapatid na Ali. Nag-prayer pa sila. Habang inihintay natin, i-welcome ko pala yung ating mga kapatid na miyembro ng kulto, yung mga grupo na mga may mga anting-anting kapangyarihan umano, na sila'y mga kaanib, lalo na sa grupo ng Kuratong Baliling noon. Napakatigas talaga, kaya nirequest ako ng pare na magsagawa ng katikisim sa kanila. Welcome po natin buong grupo ng kulto ang yumakap sa Simbahan Katoliko at isinorender nila ang kanilang lahat ng mga anting-anting batay sa nakita ninyo sa unang pagkakataon at iniwan nila ang unang pananampalataya nila. So ilang ano yan, Bro Wendell? Ilang sila lahat dyan na nag-surrender? Mga more than 100. Uy, dami pala. Di lang basta-basta dahil karamihan sa kanila mga leader talaga ito ng mga mga di matabla ng mga bala, no, kaya kinatatakutan yung iba, no. Di talaga may mga history na sila at connected sila sa iba pang mga kaanib ng Kuratong noon. Sila ay ang tagapayo umano spiritually at yun, matapos ang katekisim namin, almost one day, yumakap talaga sila at yung iba na mga Katoliko nangumumpisan sila. Okay, so sana ituloy-tuloy na rin tayo yung pagbabago nila, kapatid na Wendell, at sana'y magabayan sila. Saang parokya yan, Bro Wendell? Saang lugar yan? Sa Gata Clarín, ngunit sali sila ngayon sa bagong nabuong parokya ng Labo, no, Paris. Okay, so isang napakalaking good news niyan, kapatid na Wendell, no. Sana yung mga hindi pa nag-surrender, sana ay darating ang panahon na mag-surrender din sila. Tungkol para at least marami pa sila. Alam kong marami pa yan, Bro Wendell. Hindi lang mga 100 yan. Yes, kasi sana parang karamihan na, mga politiko din umano, pinangalanan nila yung mga politikong kilala na kaanib nila sa kanilang grupo. Okay. So sana nga, no, yung mga lahat ng miyembro nila or kalahati ng miyembro nila ay magtuloy-tuloy na mag-uwi sa Santa Iglesia. Shout out pala kang kapatid na June Magparo ng Protector of Catholic Doctrine. Brother R.A. Fuentes Apologetics, may debate ba? Yes, brother, si kapatid na Ali Javier at saka si brother
Yes, yes. Bro Roland Pards, yes, speaking of grupo, i-shoutout ko din po pala yung grupo natin sa punto por punto, sila Bro Tata Rosal na nakapasok na, si Bro Gabriel Toledo di Guzman, si Bro Romel Palma, si Bro Den, si Bro Junri, tsaka si Bro Kenneth Bustamante at ang nag-iisang Bro Tata Rosal. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Standby muna tayo dito. Okay, so habang hinihintay pa si ano si ang kapatid na Ali, no, sa lahat ng mga kapatid nating Muslim diyan, assalamu alaikum. Sana ay i-share din niyo din itong talakayan na ito, no. So wag na kayong mahiya diyan. I-share niyo na at mag-like na kayo, no. At saka i-mention niyo lahat ng mga kakilala ninyo. So Bro Parts, pwede ba makapasok sa debate kina Bro Wendell? Yes, pwede. Yung Zoom meeting natin nasa page ba natin sa punto por punto, Bro Christian? Yes, bro. Nilagay namin yung Zoom link, Zoom ID at saka passcode sa Facebook page ng punto por punto at saka nasa comment section ng punto por punto sa YouTube. Nilagay namin yung okay, so doon. Okay, bro. Tio, no, pag gusto mong pumasok sa Zoom, nasabi na ni Brother Christian kung saan makikita ang link. Okay? So, shout out pala sa ating mga kapatid na sila Brother Consuelo Baldago. Magandang gabi. PJ Question ng General Santos City. Maayong gabi eh. Seven Angels, no? At saka kay Chene May Pulido Yana. So, good evening sa inyong lahat dyan. So, sana ay mag-enjoy kayo sa talakayan natin ngayon. At sana ay marami kayong matutunan. No? Hello, so, bro. Okay na ba? Gandang gabi. Yes. Okay, so andyan na si kapatid na Ali Javier. So, ready na kapatid na Ayo nga pala, mag-opening prayer pa pala tayo. So, sabi ni Brother Wendell, magdasal ang magdasal si mag-opening prayer si Bro Ali. Tapos to be followed ni Brother Wendell. So, may I request sa ating affirmative side, Brother Ali, na magbigay ng opening prayer, bro. Bro, hindi, di ba, akala ko tapos na kayo, di ba, nagdasal kami ng amin. Ah, okay. Sige. Akala ko tapos na kayo. Yeah. Akala ko kasi, okay lang, bro. No, yung dasal na yan, dua sa amin po yan, brother, dua. Okay? Kasi, maraming salamat sa inyong mga patakaran, maganda yan kasi para sa Diyos. Pero nasabi ko kanina na take your time habang nagdasal kami. Riyadh area ako. Okay. Panghapon na dasal. Okay. Sana ginawa nyo na para sa mga nakikinig na mga kababayang Katoliko. Thank you. Okay. Okay, bro Wendell. Tayo na lang, bro, ang mag-opening prayer, bro. Sige. In the name of Padre, Fili, the Spirit of Sancti. Amen. Amen. Ecce crucem Domini, fugiti partis adversi, croc sacra sit mihi lox, non draco sit mihi dox, vade retro satana, non quam suade mihi vana, son malacue levas, ecce benina vivas. Salve Regina, Mater Misericordiae Vita Dulcedo et Spes Nostra Salve, ad declamamus ex solis Filii Ebi, ad disospiramus gementis et lentis in hac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, elos tuos misericordis oculos ad nos converti, et iesum benedictum proctum ventris tuae, nobis post hoc excelium ostendi, O Pia, O Clement, O Dulcis Virgum Maria. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat kapatid na Wendell sa iyong opening prayer. So bago tayo mag-umpisa sa ating debate, magpakilala muna tayo.
kapatid na Ali Javier, maaari mo bang ipakilala at sabihin mo rin kung ano ang titindigan mo ngayong gabi? Maraming salamat, brother. Tayo ay nagpapasalamat, alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yawmil qiyamah wa ba'd. Assalamu alaikum sa lahat ng mga pamusliman around the globe. Magandang oras, magandang gabi sa lahat ng mga Pilipino. Siyempre sa Pilipinas, dyan sa studio, kay Brother Wendell lalo na, at sa lahat na nakibahagi ngayon sa DIBCON, yung mga kapwa-admin, si Brother Russia, at sa mga nakikinig ngayon at makikinig pa. Magiging affirmative po ako dito sa ating talakayan sa topic na propesya hinggil kay Propeta Muhammad sa Biblia. Brother Ali po, dating Kristiyano na nagbalik Islam. Maraming salamat, brother. Okay, so kapatid na Wendell. Hello po sa lahat ng mga kapatid at kay kapatid na Ali Javier. Ako po si Brad Wendell Talibong, chairman ng National Debating Committee sa National Catholic Defenders. Ako po ang negative side sa paksang ito. Maraming salamat. Welcome sa lahat. Okay, so maraming salamat kapatid na Wendell. Meron bang mag-ano ng timekeeper natin ngayon, kapatid na Christian? Yung makita sa ating display? Pwede, ikaw na lang muna bro, kasi medyo ano kami dito ngayon. Okay, sige, walang problema kapatid, no? So magta-time tayo. 15 minutes yung constructive presentation natin. Kapatid na Ali, handa ka na ba? Yes, brother. Malinaw po ba? Tinig ko sa inyo dyan sa studio. Yes, malinaw na malinaw. So, pakinggan natin, titindig ang ating kapatid sa affirmative side sa tema na ang propesya hinggil kay Propeta Muhammad sa Biblia. So, kung handa ka na kapatid na Ali, maaari ka na magsimula. Go ahead. Ilang minuto po, brother? 15 minutos po. 15 minutos po. Okay, maraming salamat po, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan hamda wa syukru lahu syukran syukra. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الداعي لرضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم. Magandang gabi sa ating lahat. Yung napapakinggan po ninyo na introduction na hindi nyo po naiintindihan ay Arabic po yon, kinagawian ni Propeta Muhammad pag puri sa Diyos, unang-unat pagpugay sa huling propeta at pagbibigay ng kapayapaan, at ganun din sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Tanong, sino yaong mga tao na nasa matuwid na landas? Sila po kung ito rin ang mga Muslim. Ang Arabic nito ay Muslim, tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kahit saan ka mang nabuhay na panahon, kung tumalima ka sa kalooban ng Diyos sa katuruan ng propeta sa certain generation na naisugo, ay matawag kang Muslim. Ang atin pong topic, alam na ng lahat, propesya hinggil kay Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, hinggil sa kanya ay mababasa sa Biblia. Okay mga kapatid, ipakilala ko muna si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan sa inyo sa pamamagitan ng Quran. Ang nagpakilala sa Diyos ay ang Diyos mismo sa pamamagitan ng kasulatan. Hindi po tayo ang magpapakilala sa Diyos. Wika ng kataas-taas ang Allah subhanahu wa ta'ala na mabasa sa Quran 33:40. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Si Muhammad ay hindi siya ama ng kalalakihan sa inyo, hindi siya founder, hindi siya pasimuno ng Islam, kundi siya ay sugo ng Diyos, sugo ni Allah at pinakahuli sagka sa mga propeta. Malinaw po mga kapatid. Bago ko puntahan yung mga kriteria kung saan gagamitin ko po yung bersikulo o mga bersikulo ng Biblia na propesya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kapayapaan ay na propesya nga sa Biblia, at yung binabasa ko dito sa Quran, particular itong maibigay kong mga bersikulo ay ang katuparan mismo ng propesya biblical. Pangalawa, na ang Propeta Muhammad, siya ay isinugo ng Diyos, ay totoo, hanay siya ng mga totoong propeta, mayroon siyang natanggap na revelasyon. Mamaya, dadawitin ko lahat kung bakit mayroon bang naipagkaloob sa propeta na napropesiya sa Biblia. Sa Isaiah, inshallah, i-request ko sa ating mga nakikinig na kumuha po kayo ng lapis at papel at isulat ninyo ang mga bersikulo, hindi man ninyo masundan ngayon, pag-aaralan ninyo sa susunod na mga panahon. Kung si Propeta Muhammad ay natanggap niya ang Quran, walang duda sa atin ngayon. Ito ang revelation mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na mabasa sa Quran 4, ang talata ay 105. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haq. Ang punto na ito, katotohanan, ipinanaog ng Diyos ang aklat. Ito ang Quran, al-Furqan, al-Dhikr, al-Kitab. Ito yung Quran. Ipinagpaloob kanino? Kay Propeta Muhammad na napropesiya sa Isaiah 29:12. At kung titingnan natin mamaya, pangatlo na katunayan na si Propeta Muhammad ay totoong sugo, ang katuruan niya ay isa lamang ang Diyos na kahalintulad din naman ng itinuro ni na Jesus at Moses. Bilang kilalang mga propeta biblikal, sinabi ni Abraham ni Moses, isa lamang ang ating Panginoon nung siya'y tanungin ng mga kababayan niya. Sa Bagong Testamento, nang tinanong din naman si Jesus, sinabi niya sa Bagong Testamento, Marcos 12:29, pakinggan mo, O Israel, sabi ni Jesus, isa lamang ang ating Panginoong Diyos. Ganyan din sa Deuteronomo 6:4, ang sabi ni Moses, isa lamang ang Panginoong Diyos. Nagkataon lang ba na ang turo ni Propeta Muhammad mula sa Quran na ipinagpaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran 112:1-4, isa lamang ang Diyos. Last kung 10 may minutes, tumatalimas last 10 na turo minutes. Na to, ay may nag-o-object ko ba? Bro, 10 minutes po. Last 10 minutes, sinabi ko lang last 10 minutes. Maraming go salamat, ahead, go brother. Ahead. Pinarangalan ng Diyos ang kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa daigdig pa lang sa pamamagitan ng Adan. Adan yung tinatawag na panawagan sa dasal 5 beses maghapon saan man sa daigdig. Tinatawag ang ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yung Adan, kung pag-aralan nyo yan sa aral ng Islam, inshallah, palalawigin ang inyong kaalaman. At pinarangalan din ng tao katulad ng hindi Muslim na si Michael Hart sa kanyang sinabi na the 100, si Propeta Muhammad ang kanyang napili na the best man in the world. I-google nyo lang po yan. Actually, si Jesus, pangatlo lamang kay Michael Hart. Si Pablo, pang-anim lang. At pinili ni Michael Hart si Propeta Muhammad bilang pinakauna. Nakita ninyo po yung mga punto rito. Okay, hindi ko natatapusin muna yung mga kategorya na si Propeta Muhammad ay totoong sugo sapagkat maigsi ang oras. Puntahan po natin ang unang bersikulo kung saan na propesya nga si Propeta Muhammad sa inyong Biblia sa Lumang Tipan sa
Deuteronomio 18 hanggang 19. Sa ADB, ang dating Biblia, ito yung sabi ko kanina, na huwag tayong gumamit ng iba-ibang salin ng sa ganun pag tayo sa intayo ng unawa. Brother Wendell, makinig kang mabuti at para mayroong kang maitanong mamaya. At mamaya, inshallah, tatanungin ko sa iyo pagdating ng sa akin kung sino itong propeta na hinuhulaan o prinopesiya dito sa Deuteronomio 18 hanggang 19. At ganito ang mababasa. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Sa 19, at mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita sa kanyang na kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Una, nabibigyan natin ng halaga, himay-himayin natin. Sabi ng Diyos kay Moses, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid. Bakit kanila ang sinabi dito? Bakit hindi sinabi sa inyong mga kapatid? Dahil si Moses ay isa siyang Israelita. Alam naman po natin na si propeta Moses ay Israelita na galing siya kay Isaac. Bakit hindi sinabi ng Diyos na palilitawin ko ang isang propeta na galing sa inyong kapatid? Kung Israelita nga ang isang propeta na dumatal pagkatapos ng matupad ang propesiya na ito? Hindi nga ba mabasa mga kapatid sa Quran 62 verse 2? Huwalladhi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alayhim ayatihi. Minhum, ibig sabihin mula sa kanila. Hindi sinabi na minkum, mula sa inyo. Hindi sinabi, ang sinabi ay minhum, ibig sabihin sa kanila, mula sa kanila. Nangangahulugan lamang na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito nga saktong-sakto na isang na propesiya ay walang iba kundi si Propeta Muhammad, ang kagaya ni Moses na propeta. Paanong magkagaya si Propeta Moses? Thank you, last brother. Last 5 minutes. Thank you po, brother. Paanong magkagaya si Propeta Moses kung isisiksik dito ang isang Ellen G. White na sinasabi ngayon ng mga kapatid na SDA? O kaya paanong makakasurvive ngayon kung isisiksik dito ang isang kapatid na manalo sa Iglesia ni Cristo? Israelitas na ba si kapatid na manalo? Hindi pa rin, brothers. Makikita na si Propeta Muhammad ay kagaya ni Moses sa turo niya, isa ang Diyos. Si Propeta Moses nag-asawa, may pamilya. Si Propeta Moses, parehas lamang sila ni Propeta Muhammad. Kung ang kanilang dasal, parehas na nagpatira pa. Ganun din naman ang katuruan ni Propeta Muhammad. Mayroon natanggap si Propeta Moses na isang revelasyon Torah. Mayroon din naman kay Propeta Muhammad ito ang Quran. Anong natanggap ni Ili Suriano, Apollo Quibuloy, Arsenio Periol, Ili Suriano, Felix Manalo, Ellen G. White, para sabihin natin na sila isiksik dito sa propesiyang ito? Tama lang, coincidence lang ba? Nagtataon lang ba ang mga pangyayari na to? Kaya nga si Propeta Muhammad sa makanyang kapayapaan ang tinutukoy dito sa 19. At mangyari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan. Nakita ninyo ngayon na itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pangalan ng Diyos, siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagpakilala ang Diyos sa kanyang sarili, Quran 20 verse 14. Allah ang pangalan ng Diyos na ipinakilala ni Propeta Muhammad. At ipinakilala ni Jesus, supposed to be, mabasa sa inyong Biblia, sa John 17:26. Sinabi ni Jesus, ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan.
nasaan ngayon ang pangalan na pinakilala ni Jesus sa inyong Biblia? Bakit hindi tayo ngayon magkaisa sa inyong Biblia? Mabuti na lang mayroong Quran na nagkakaisa ang katuruan ng around the globe na kamusliman upang paniwalaan. Pag sinabing Allah nag-iisa ang Diyos, walang tumataliwas. Pag sinabing Muhammad ay huling sugo, walang tumataliwas. Pag sinabing si Propeta Jesus ay huli, sugo rin ni Allah, walang tumataliwas. Around the globe na Muslim. Pero pagdating sa Kristiyano, nagkaisa ba kayo sa inyong katuruan? Nangangahulugan lamang po na kayo ay nagkaligaw-ligaw dahil mali ang inyong tinuturo, dahil wala kayong gabay, wala kayong isang sinusunod na katuruan. Kaya ganyan ang outcome. Ako'y naghihingi ng pamanhin sa tindigang ito sa unang 15 minutes. Maraming salamat, brother, sa aking oras. At inshallah, pakinggan natin si Brother Wendell na bibigyan niya ng katuwiran yung kanyang pagiging negatibo kung talaga naman mapapasinungalingan niya na si Propeta Muhammad ang tinutukoy dito sa mga bersikulo na ibinigay ko mula sa Deuteronomy 18:18 at ang Isaiah 29:12 kung saan ipinagkalog kay Propeta Muhammad ang isang aklat, hindi siya marunong sumulat, hindi marunong bumasa. Hindi nga ba nandyan sa Quran chapter 7 verse 158? Tapos na last 2 minutes. Last 2 minutes. Maraming salamat, brother. 158 ng chapter 7 ng Quran, mababasa po ninyo mga kapatid. Si Propeta Muhammad ay sugo sa ating lahat. Di ba nabanggit kanina sa Quran 33 verse 40 na sugo ni Allah, sugo siya ng Diyos at pinakahuli sa mga propeta. Tama lang, kung huli siyang propeta sa makatuwid, saklaw niya ang lahat ng mga tao sa bawat henerasyon at panahon. Sa isang hadith, ang propeta sumakan niya, ang kapayapaan ay pinagkalooban ako, sabi niya, ng limang mga bagay na hindi pinagkaloob sa mga propetang nauna sa akin. Anong sabi ng propeta? Ako ay sugo para sa ating lahat. Exactong-exacto kung saan, mabasa niyo sa 158 Quran chapter 7. Na siya ay sinabi ng kataas-taasang Allah, Kul, ya ani Yohannas, inni Rasulullahi ilaykum jami'a. Katotohanan, sabihin mo, O Muhammad, ako ay sugo ng Diyos sa inyong lahat. Saan kayo kumuha ng ganitong kalinis na mensahe upang kayo magkaisa? Nandito na po ang mga kamusliman. Nagkakaisa sa turo na ito, tanda ng katotohanan. Kung saan si Propeta Muhammad, wala siyang Facebook ni Twitter, ngunit sa tinatayang 8 billion na tao sa daigdig, 2 billion ang kanyang tagasunod. Yung 6 billion, nahati-hati kayo at nagkakawindangan kayo sa inyong pananampalataya dahil sa inyong pagkakasalpukan sa unawa at wala kayong binabasihang pagkakaisang turo. Sorry sa mga katagang ito. Kailangan lamang sabihin ng sa ganon, ang mga nagsusuri ay mag-isip. Hindi dahil napamahal tayo sa ating mga kinagisnang reliyon, dyan na lang. Sabagkat, okay, time. Kailangan doon sa kabilang buhay. Maraming salamat, brother, sa oras ko. Alhamdulillah. Okay, maraming salamat, kapatid na Ali Javier, sa iyong 15 minutes presentation. Bago ko bigyan ng 10 minutes si Brother Wendell Talibong, saka shout out muna natin yung mga nanonood sa punto por punto. Brother Kian Chiesa Cabanatuan, Warlito Tumol, Alvin Tagma, Bibol Talmo Pasay Luon, Jose Diocarisa, Ann Biron, Melchor Valenzuela, Joel Cibuala Amora, Rinante Kapiding, at saka sa mga kapatid natin dyan sa YouTube channel ng Punto por Punto, si God is Love, Ruby Pasilan, Binher Acosta, Anyano Junior Pantilanan, Maricel Villaluz, Taglay Kong Pambihira, Gio Castro,
at Lopez Munalin, maraming salamat sa inyo. So mamaya, shout out natin dyan sa Defenders Convention. So ngayon, punta tayo sa ating first cross-examination na gagawin sa ating kapatid from the affirmative side. Kapatid na Wendell, ready na po? Ready na po, kapatid. Okay, dahil ready ka na at hindi na natin patatagalin. 10 minutes, Brother Wendell. Go ahead. Okay, maraming salamat. Ang napakagandang paksa natin, kapatid na Ali, ay patunayan ayon sa Biblia. Ang sabi mo kanina, hindi nagkakaisa kaming mga Kristiyano. Tanong, sang-ayon ka ba sa pahayag ng ustads mo kasama tungkol sa Biblia ito? Pero hindi ako naniniwala sa Bible bilang salita ng Diyos. Allahu Akbar. Sang-ayon ka ba nito o hindi ka sang-ayon? Hindi naman po yan, brother, ang ating basihan. Ang basihan natin, yung Biblia at Quran, hindi po yung nagsalita na sino mang Poncio Pilato, brother. Maraming salamat. Sabi mo kanina na kaming mga Kristiyano ay hindi nagkakaisa at kayo'y nagkakaisa. Nang sinabi ng kasama mo, dahil patunayan mo, batay sa Biblia, at sabi ng kasama mo, Pero hindi ako naniniwala sa Bible bilang salita ng Diyos. Tanong, sang-ayon ka ba na si Muhammad ay hinulaan sa Biblia na hindi salita ng Diyos? Yes, sang-ayon ako, brother. Ito ang stand ko sa Biblia. Ang Biblia ay chismis. Ngunit, ang chismis, alamin natin na naghalo dito ang totoo at mali. Ang kukunin natin ay yung totoo. Dahil kung sinabi ng Biblia na isa ang Diyos sa sinabi ni na Moses at Jesus, totoo na isa ang Diyos. Ang pagkakasalpukan ninyo ay nagtuturo kayo na tatlo sa isa ang Diyos. Kaya sabi ko tayo na nagkakaisa ang kamusliman. Yes, objection. Go ahead. Lumayo siya sa paksa. Pumunta siya sa Trinity, tatlong Diyos. Hindi yan aral ng simbahang Katoliko o Kristiyano na may tatlong Diyos. Sa paksa lang tayo na si Muhammad ay pinatunayan ayon sa Biblia. Counter objection, okay. Brother, so, moderator. Counter objection, please. Yes, counter objection. Go ahead. Ayon sa ating rules, nagbigay na ako ng sagot sa categorical question at bahala ako sa aking kasunod na paliwanag. Hindi siya pwedeng mag-objection sa sagot. Okay. Kung masakit, moderator's time na, muna. Moderator's time muna ha, sandali lang ha. Objection time, 8 minutes and 18 seconds. So meron kang na-consume na 25 seconds kapatid na Ali. Meron ka pang 35 seconds no, para makompleto ang iyong 1 minute. Huwag nating kalimutan mga kapatid no. Ang rule number 10, kailangan ang lahat ng katanungan ay nasa tema no. So, ang lahat ng katanungan, ang tinanong ni Brother Wendell ay valid kasi nasa tema at naihayag mo kanina. Pero sinabi niyang out of topic ang sagot mo. So, kailangan mag-stick tayo sa topic. Nasa Trinity tayo, kapatid na Ali Javier. Kung gusto mo bang ipaulit natin ang tanong ni Brother Wendell, kasi meron ka pang 35 seconds to complete your 1 minute, kapatid na Ali. Okay, let me complete my answer, Wendell, brother. No need. No, okay, ulitin mo na lang. Ipaulit the question. Okay. So, continue, bro Ali Javier. Sabi ko kanina, ang pagkakaisa ng mga kamusliman around the globe ay yung mga major teaching. Kapag sinabing isa ang Diyos, walang tumataliwas na siya namang tinuro ni na Moses, Jesus, at Muhammad. Pero bakit kayo nagkakasalpukan kayo sa tatlo sa isang tiniturong Diyos? Bakit hindi ko sabihin to nang sa ganun malaman ninyo na mali tinuturo nyo sa nasusulat sa Biblia nyo na tinuro ng mga propeta? Masakit po ba mga kapatid? Kaya nga kami naging Muslim nang dahil sa ganyang katuruan . Tama po ba, brother? Okay, time. Next question. Go ahead, bro Wendell. Bro Wendell? Tulungan mo lang si Brother Wendell kung sino sumago ay tumanong. Walang problema. In behalf kay Brother Wendell, magtanong ko kayo kahit sino.
Wala sandali, po siya. Sandali po, Bro Ali, no? So, walang ibang magtatanong sa iyo ngayon. Si Bro Wendell lang talaga. Okay? Bro Wendell? Bro, excuse mo na ha. Parang nawala yata si Bro Wendell. Brother Christian, si Sarah Talibong, okay naman siya. Hello? Okay. Hello? Yes, Ate Sarah. Go ahead, napalong Ate Sarah. Napalong ang among kuryente. Bago lang nagbalik, nag-resume. Mag-refresh na si Wendell. Mubalik na siya. Sige. Okay, thank you. So nag-fluctuate ang iyang kuwan. So naka-time post tayo ha, 7 minutes and 36 seconds. Okay, hintayin muna natin makabalik si Brother Wendell dahil yung biglang nag-fluctuate ang kanilang kuryente parang sa amin din dito. Sana hindi mangyari ngayon. Brother Moderator, po pwede ba akong mag-suggest? Yes, bo. Habang wala si Brother Wendell, total ang dami ninyo sa studio. Halilinan ninyo siya para sa mga nakikinig. Walang problema, magsama po kayo. Walang problema. Sandali bro, ha. Hindi pwede yan bro dahil ito ay hindi to normal na programa lang ng punto por punto. Ito ay talakayan ngayong gabi between you and Brother Wendell Talibong. So, okay, thank you brother. Suggestion so, lang po yun para sa mga nakikinig brothers. Thank you. Sa ano lang, no, kapag yung doon lang siguro sa regular na programa ng punto por punto, doon pwede kang pumasok para magtanong ka, then maraming sasagot sa'yo. Yun lang okay, kapatid. Thank you, brother. But tonight, so hindi yan pwede ngayon dahil exclusive to para sa inyong dalawa, no? Okay, so hintayin na muna natin si Bro Wendell. Shout out muna natin yung taga... puntahan muna natin yung taga Debaters Convention. Sandali ha. Brother. Bro Rasha, paki... Yes. Kapatid. Parang tama lang yung napapagbiruan namin sa DEVCON kapag mahina yung signal. Nasa YouTube kami ba? Na yon. Okay. Sige. Bro Rasha, paki shoutout yung nasa yung mga nanonood sa atin diyan. Okay, maraming salamat at tuloy-tuloy tayo, no? Shout out muna sa ating mga nanonood sa live sa Debaters Convention. Nasa YouTube channel kami dahil meron kaming konting problema doon sa Facebook. Shout out kay Rick Velda, kay Salito Fajalan, kay Ricky Sed, ay kay EJ Eugenio, kay Nancy Diante, ayan, at saka kay Faith Defender, shout out sa inyo, at kay Pastor Rayan, at saka kay Pastor Valer, kay Pastor Wipitan, shout out sa inyo mga bro, kay Anton at kay Rick Wilda at kay Imelda, napaka marami pa at kay yun lang muna mga bro. Okay, so maraming salamat. Hello Brother Roland. Yes bro Jendo. Pasensya na kayo kung natagalan ako ng pagpasok. Pero dahil lalapas si Brother Wendell, paki-ano natin kay Brother Ali Javier na Brother Ali, ito ay one-on-one. Ha? Hindi ito ordinaryong talakayan evening na kung saan pwede kang tanungin ng iba. Ito ay one-on-one between you and Brother Wendell. At napansin ko ngayon ko lang ako nakapasok bro ano dahil brother, na tawag dito bro suggestion ko lamang po yan brother para tuloy-tuloy yung ating teka. At yung mga listener ko si brother total pong katulik ko po lahat ang nasa studio walang problema po sa akin yun brother kaya nagsuggest lang po ako pero kung wala naman problema kung hindi masunod brother thank you at saka eto no eto na ngayon sinasabi ko before pa tayo nagka napunta kayo sa ano sa Trinity. Lang po 'yon brother, yung po ay paghahambing sa katuruan ng tauhid yung isang Diyos kumpara sa tatlo sa isang Diyos kasi yung akin kung hindi bro teka muna bro. Teka Brother Ali, nagsasalita pa ako Brother Ali. Ha? Nagsasalita pa ako habang nagito tayo kay Brother Wendell. Thank you. Kaya nga sabi ko sana doon sa usapan, isang talata na lang muna ang talakayin para hindi magtatalon-talon at hindi habol ng habol. Ngayon, napansin ko na abot na kayo sa Trinity, naabot na kayo kung ilan ang Diyos.
Eh kung eh ang topic lang naman si Muhammad dinulaan sa Biblia. Alam mo bro, yung sinasabi ko yung pagsagot ko 'yon. Ang akin lang brother, pakinggan niyo po para malinaw. Parang hindi ka marunong sa debate ano. Kapag nasagot mo na yung categorical, sinagot ko. Ngayon, nagbigay lang ako ng comparison kung bakit kayo ay nagtuturo ng Trinity samantalang ang turo ng mga propeta bro, ay isang brother Ali, doon. Brother Ali. Doon sa brother akin, Ali, pakinggan mo brother Ali. Lang, ako ang nagsasalita, pakinggan mo rin brother, yan ang mahirap sa iyo eh. Patapusin mo rin ako nung ikay nagsalita, makinakinig din naman ako ah, tama ba? Hindi naman ako magsalita ng tatlong gabi ah. Tatlong minuto, matagal na yun, di ba? Saglit lang. Kaya nga ako sumagot ka ako ayon sa tanong at nagpaliwanag ako at nagbigay ako ng comparison na nagtuturo kayo ng tatlo sa isang Diyos, isa sa tatlo, pero ang tuturo ng mga propeta ay isa ang Diyos. Sinong paniniwala namin? Kayo o ang Biblia ninyo? Maraming salamat. Roland Parks. Brother Roland. Bro Windel. Yes. Brother Roland. Okay ba na ano na malipat sila sa Trinity ang topic nila Muhammad lang naman? Okay, so nag-objection na si Brother Windel kanina pero sa categorical ay sumagot siya naman ang categorical. Tapos meron siyang 1 minute explanation. So sa ano na yan bro? Ano na lang natin sa mga viewers yan, no? Sila nang bahala mag-absorb diyan sa lahat ng sagot. Yan ang tama, ni mga brother. Ano, ni brother Ali Javier. Brother. No. Thank you. As long as yes bro. Bro, nagbalik na ako. Okay. So nawalan kami kuryente. Okay bro. So naka-time post tayo brother sa 7 minutes and 36 seconds. Tingnan ko muna yung mga live ko dahil nawala ako sa ere. Okay. Tingnan mo muna. Sige bro, tingnan mo muna yung last answer ni brother ano ni brother Ali. Nawala ako sa ere, na walan kami ng kuryente kasi. Objection brother Roland. Ako rin naman. Yes. Bakit pa kailangan niya na pakinggan yung sinagot ko? Hindi ba ang kanyang itanong ay mula sa ni-present ako? Yes bro, pero as a negative tonight, kailangan talaga niyang marinig yung sagot mo para ma-connect niya yung kung saan siya naputol. No, para hindi siya baka later on meron siyang follow-up question sa first question niya. Meron siyang follow-up question, so kailangan niyang kunin yung sagot mo na before siya naputol, no? So okay lang yan bro. Total si brother. Ba? Kasi sumunod lang tayo sa rules and regulation, tama ba? Oh, yes. Okay, maraming salamat po. Sige. Kasi kung mangyari sa iyo yan, yung nangyari kay Brother Windel, pagbigyan ka man din ng pagkakataon na ma-review mo saglit yung sagot niya, no? Thank you Brother Roland. Okay. Thank you. Sandali muna mga kapatid dahil nawala ako sa air, biglang nawala ang kuryente namin. So, sinisit up ko muna yung ating live ngayon sa dalawang Facebook page at sa ating YouTube channel, no? So, sorry sa mga kapatid natin na nawala ako sa linya sa cross-examination. Okay, so, Brad, Roland, anong ruling mo tungkol sa objection ko? Nawala kasi ako. Yes, kanina bro, pinasagot ko siya sa ano kasi sabi ko kung ulitin pa yung tanong, sabi niya hindi na niya ulitin. Hindi na niya ipaulit ang tanong, sinagot na niya lang bro. Yun ang nagsagot na siya bro, continue yung sagot niya. Pero as long before ka naputol bro, yung categorical ay naisabi naman niya, no? Nagbigay siya ng categorical question, categorical answer. Yun doon lang sa follow-up niya. Okay, sa explanation niya yung 1 minute. Okay? So, 7 minutes and 36 seconds yung naiwan, Brother Windel. Okay. Good to go na tayo? So, patuloy tayo. Okay, go ahead, Bro Windel. Okay. So, follow up ko. Sang-ayon ka ngayon na inaamin mo
sa lahat ng mga nanood natin na si Muhammad ay hinulaan sa Biblia na para sa inyo ay hindi salita ng Diyos? Sang-ayon ako, brother, na si Propeta Muhammad ay nasa Biblia sa matinong bersikulo ng Biblia, pero yung mga sumasalpok, huwag naman natin isipin na ang Diyos ay ulyanin para magsalita siya ng magkakasalpukan biblikal. Dahil tatanungin kita mamaya kung sino yung hinuhulaan ng Deuteronomio 18:18 at ang ibibigay mong sagot, siguruhin mo lang nang hindi sasalpok sa katuwiran mo dahil si Propeta Muhammad ay na-propeseya biblikal ng matinong verses. Thank you, brother. Okay, sunod na tanong. Ginamit mo ang Deuteronomio 18:18. Sang-ayon ka ba na ang Deuteronomio 18:18 na katulad ni Moises ay may kaugnayan sa Deuteronomio 34:7 na ang katulad ni Moises na propeta ay makita ang Diyos face to face? Yan ang sabi ko kanina, brother. Hindi ako sumasang-ayon kapag sumasalpok ang katalata ng Biblia dahil hindi na ako nagtataka kung bakit ini-edit ang Biblia. Sinabi ng Biblia, 1 Corinthians 14:33, ang salita ng Diyos ay hindi nagsasanhi ng kalituhan. Ngayon, bakit mo pagsasalpukin ang talata na binigay ko sa ibinigay mong talata ay hindi naman po pwedeng magkahawig? Sa makatawid, problema ang Biblia nyo at hindi po kayong mga kababayang Kristiyano, kaya kayo nagkakawindangan sa turo at hindi kayo magkaisa sa dapat na itinuro ng mga propeta. Hindi bali may Muslim, may Quran, may Propeta Muhammad na magturo, nagtuturo sa atin ng matuwid. Thank you, brother. Okay, next question. Sunod na tanong. Ang sinabi sa Deuteronomio Kapitulo 34, versikulo 7 na ang propetang katulad ni Moises ay gumagawa ng himala at nakausap ang Diyos face to face. Tanong. Nakausap ba ni Muhammad ang Diyos face-to-face? Brother Roland, mag-ano ako, mag-object din ako, please. Yes, object. Objection, go ahead. Hindi nga ba ang rules ay itanong lamang yung mga versikulo na ibinigay ko for stand? Hindi ko naman ginamit yung ibinibigay niyang versikulo para pagsasalpukin ang dalawang versikulo, biblical pa lang. Tama ba? Okay. Moderator's time, sandali, Brother Windel. Rule number 10, kailangan ang lahat ng katanungan ay nasa tema or topic. So as negative, yes. Brother, si Brother Windel, Brother Ali, so nasa yung tema niya ay yung tanong niya ay negative. Negative question yun para sa'yo. So kailangan mo talagang sagutin yan, kapatid na Ali. No? So sinagot mo, sinabi na niya kanina tungkol yung sitas na yan as follow-up, pero kailangan mo talagang sagutin ang katanungan na iyan, Brother Ali. Brother Windel, ano yung counter-objection mo? Counter-objection. Brother Ali, sandali, Brother Ali. Bro Ali. Bro Ali. Saan si Bro Ali? Na-mute si Bro Ali. Naka-mute si Bro Ali. Bro Ali. Bro, i-mute mo ako tapos tatawagin okay, mo ako. Sandali bro Ali. 1 minute bro, ang sagot mo ay nasa Quran. Sagutin mo, follow up answer bro. Meron ka pang 1 minute. Go ahead bro. Okay, maraming salamat Brother Roland. Sana nakikita nyo naman. Okay. Yung aking kasagutan nasa Quran, di ba? Yung pagtanong ko na ilan, hindi nyo na dapat yun inuusisa kasi ang Quran mismo na kasulad ng sinabi doon sa Deuteronomio 18:19, ibibigay sa kanya yung salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos na Quran, sinalita ni Propeta Muhammad. Yung Surat al-Rahman, Marajal Bahrain yaltaqiyan. Narinig nyo ba yung Bahrain? Dalawang dagat, tubig tabang, tubig alat na nagsasama pero hindi nag hahalo. Diba? Yung
ikrabatas sa awan syakkal kamar, yung pagkahati ng buwan. Hindi ba sa panahon ng propeta okay, naghingi diba ng... Thank you, brother. Okay, moderator's time. Bro Windel, last two questions na lang, bro. Meron na lang tayong 1 minute and 25 seconds. Dalawang salamat, tanong na lang, bro. Go salamat, ahead. Moderator. Ginamit mo kanina ang Isaiah Kapitulo 29, versikulo 12. Tanong, yes, brother. Alam mo ba na sa Isaiah Kapitulo 29, versikulo 11, ang magbibigay ng aklat ay tao, hindi anghel? Yan nga, brother. Kung yun naman nasusulat sa Biblia nyo, yan ang problema. Dahil nagkakasalpukan, nagkakawindangan ang mababasa dyan. Kaya ang outcome, kayo pong mga Kristiyano, hindi rin kayo nagkakaisa. So, hindi na ako nagtataka. Kaya nga kami okay. Nag-Muslim. Dahil ang katuwiran ng Diyos ay matuwid yung kanyang salita. Kaya tayo dapat magkaisa rin tayo kung basihan natin Biblia man o Quran. Tignan nyo, ang mga Muslim, base sa Quran, nagkakaisa around the globe. Ay nagkaisa ba kayo sa inyong Biblia around your barrio? Nagkakawindangan po kayo? Brother, sorry sa mga katagang to. Kayo rin naman ang naghahanap ng katanungan sa kasagutan nakakapagpasakit ng damdamin. Pero sorry, ayaw ko pong makasakit. Gawa lamang ng tema upang magsaliksik ang bawat isa sa atin. Nakasalalay ang kaligtasan doon po sa ating kabilang buhay. Thank you, brother. Last question, Brother Windel. Last question. Batay sa aklat ninyo, pinatunayan na si Muhammad ang tinutukoy sa Songs of Solomon. Sang-ayon ka ba sa mga aral ng mga kasama mong mga ngaral sa Islam tungkol sa Song of Solomon's gamit ang Hebrew language? Yes, brother. Sang-ayon ako kanina pa ko sinasabi kung matuwid, tauhid, matuwid, hindi salpok. Sang-ayon po ako sa matuwid. Hindi ko man ginamit pa yung mga verses na yan, 15 o 5, 16 ng Solomon. Pero alhamdulillah, brother, kung balikan mo ang Hebreo sa mga hindi nakakaalam, isulat ninyo Solomon 5:16 Hebreo. I-Google po nyo. Lalabas ang Hebreo kataga, Hekkumam Takkem, Wikolo Muhammad Dem. Nandun yung katagang Muhammad. Nakita nyo yung punto? Sa atin, hindi namin ipipilit kung hindi ninyo paniwalaan ang atin lang, nagkataon lang ba ito? Imposible, brother. Kaya kung gusto ninyo ng katotohanan, ibukas ninyo po ang inyong mga puso at hindi lamang ang mata. Tingin natin sa Diyos na igabay niya tayo sa relihiyon niya at sa hindi okay, relihiyon niya. Oh, thank you, Brother Roland. Brother Wendell. Okay, maraming maraming salamat, kapatid na Ali Javier. Thank you po. Iyong mga mainit na kasagutan doon sa mga mainit na mga katanungan ni Brother Wendell na negative ngayong gabi. Pero bago ko ibigay ang 15 minutes ni Brother Wendell, shout out muna kang Brother Leo Iscarlan, pa Sister Clary Humauas, Glindon Albarracin, kang Brother Sister Charlotte CP Stephen Tormis, Chineme Yena at kang Joy Ann Lavador at kang Brother Jemar Celestino. So shout out din sa aming kapitbahay na si Sister Ami Epifanio ng Anunang na nakikinig ngayong gabi. Maraming salamat. So, Brother Windel Talibong, ready na po sa iyong 15 minutes negative stand? Okay. Maraming salamat sa ating mga kapatid at lalo na kay Ustaz Ali Javier. Ang ginamit niya, mga kapatid, si Muhammad Umano ayon sa Biblia. Pero, sabi ng kasama niya, ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Biblia as a whole, hindi salita ng Diyos, kung hindi man sila nagkawindang-windang sa kanilang aral, bakit namimili lang sila ng isang talata? Una, sabi ng kanyang kasamang ustads, ang Biblia, gagamitin ko ito as reference, mga kapatid, because argumentum contra factum non valid, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Ito po ang pahayag ng kasama niya as my reference.
Sandali muna ha, i-share ko para marinig ninyo pala. I-share ko muna para marinig ninyo. Ito po ang pahayag, no? Na ang Biblia, lahat umano, lahat for adults only, hindi salita ng Diyos. For adults, lahat ng ano, for adults. Anong tawag mo sa salita ng Diyos yan? O hindi ka paniniwala, brother, kung mayroong mga pare, mga reveren, sabihin niyo nga ang Biblia ay salita ng Diyos. Hoy, anytime, nakikonfront ako ninyo at tingnan natin kung ang Biblia ay... Okay, una, for adults ang Biblia. Kung si Muhammad ay nasa Biblia, it nasa aklat siya ng for adults. Ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Biblia as a whole, hindi isang talata o ilang talata lang ito. Pero hindi ako naniniwala sa Bible bilang salita ng Diyos. Okay. Kung hindi sila naniniwala sa Bible bilang salita ng Diyos, sino ngayon ang nagkawindang-windang kung pinatunayan nila na sa Biblia ay si Muhammad yan? At ginamit ng ating kapatid, sa huling katanungan ko, mga kapatid, yung nabanggit talaga niya, no? Para nagkaisa sila sa Songs of Solomon chapter 5, verse 16. Dahil may mabasa o manong Muhammadim. Iwan ko kung alam ba talaga nila ang mabasa sa Hebreo. Dahil sila mismong mga ngangaral gamit ang Song of Solomon, nagkawindang-windang din. Halimbawa, iparinig ko sa inyo, sabi niya, tayo mga Kristiyano, nagkawindang-windang, gamit nila ang Hebreo. The Hebrew language, it says, Hikko mamitakim, mamitakim, mamitakim. Hikko mamitakim, Hikko mamitakim. Hikko mamitadim, Hikko mamitadim, Hikko. Bago natin ituloy. Kung tingnan natin ang mga ngaral, nakasulat umano sa Song of Solomons, Hiko Mama Mamitakim. Dalawa sila, Hiko Mamitakim. Sa isa naman na si Ustadz Ramas, Hiko Mamitadim. Ano po ba ang tama na pronunciation sa Hebreo? The Hebrew language, it says, Hiko Mamitakim, Mamitakim, Mamitakim. Hiko Mamitakim. Hikko mamitakim. Hikko mamitadim. Hikko mamitadim. Hikko mamitadim. Hikko mamtakim. Hikko mamtakim. Ang tamang pronunciation para, Hikko mamtakim. Yung dalawa nilang mga ngaral, sino ngayon ang nagkawindang-windang na kahit sa Hebreo pa? No? Hikko mamitakim. Si Dida. Si Sakaro. Hikko mamitakim. Si Romas. Hikko mamitakim. Oh. So, sino ba sa kanila ang tama batay sa Hebreo, mga kapatid? At hindi lang yan. Yung Baina Jerusalem. Wala naman sa Hebreo Baina na sa talata sa Solomon chapter 5 verse 16. Ito last po, pakinggan ninyo. Last 10 minutes. Jerusalem. Baina Jerusalem. Ibenot Jerusalem. Ibenot Jerusalem. Baina Jerusalem. Baina Jerusalem. Ibenot Jerusalem. Ibenot Jerusalem. Oh, so, right here we have. Narinig niyo? Ano ang proper pronunciation? Binoth. Ang Binoth Jerusalem, ibig sabihin, Binoth Jerusalem, daughters of Jerusalem. Baina, sons. Ang salitang baina, sons. Nag-iba na. Muli natin pakinggan. At Jerusalem. Baina Jerusalem. Ibenot Jerusalem. Ibenot Jerusalem. Baina Jerusalem. Baina Jerusalem. Ibenot. Sino ngayon ang nagka-windang-windang na? Kung sasabihin nila na ang mga Muslim ang tama. Okay. Bicolo Muhammadim. Ang ating tinalakay muna yung Song of Solomon. Bicolo Muhammadim. Bicolo Muhammadim. Bicolo Muhammadim. Bicolo Muhammadim talaga.
Pero tingnan natin, ano ang proper pronunciation sa rabbi? This is from the Song of Songs. And it says, Hikau Mamtakim. It's describing a relationship with God. His palate is sweet. Vukulo Machmadim. So, Vukulo Machmadim. Machmadim. At ito po bang Machmadim, mga kapatid? Ito po ba proper name o adjective? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Muslim to. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And we're discussing the mentioning of Prophet Muhammad, peace be upon him, in the Bible, in particular, in the chapter called Songs of Solomon in 5:16. And we see here, this is the Hebrew of this chapter, the original Hebrew. And you can see the transliteration, that there is a word that looks very familiar. And we're going to investigate what this word means in this chapter. And there it is, the word in Hebrew. And then we'll see the word here in Hebrew. And this is the transliteration of the word. This is what the word... There, it's Machmadim. In Hebrew, this is what the word would sound like. Oh, so, in ano po ba? Machmadim. Hindi po Muhammadim. Oh? Okay, punta tayo sa kanyang unang ginagamit, mga kapatid. Kaya nga, tinanong natin, batay sa unang ginagamit niya, yung sa Isaiah. No? Dahil, kung tingnan natin sa Isaiah, mga kapatid, makita natin, yung ang palagi nilang ginagamit, Isaiah Kapitulo 29, versikulo 12. Pero bago yan, no, kung tingnan natin ang nakasulat sa Isaiah Kapitulo 29, versikulo 11, ang magbigay sa aklat ay tao. At ito'y ibinigay sa isang marunong bumasa. At ibinigay naman sa hindi marunong magbasa. So, sabi niya, nagkawindang-windang na umano. Bakit? Dahil gusto nilang ipalabas na itong Isaiah Kapitulo 29, versikulo 12 ay si Muhammad. Ituloy lang sa, atras lang tayo, Isaiah Kapitulo 29, versikulo 11. Di po ba ang tinutukoy diyan ay tungkol sa bulaang propeta na mabubulag sa katotohanan? O di, anong masasabi kung ito'y patuloying gagamitin sa mga kapatid nating mga balik Islam? Ginagamit pa niya ang, sabi niya, mamaya tatanungin umano niya ako, sino ito? Yung ginagamit niya sa Deuteronomio Kapitulo 18, versikulo 18, mga kapatid, no? Dahil ito ang pinagpalitan nila na si Muhammad umano ang binanggit sa Deuteronomio Kapitulo 18:18, I will raise them up, a prophet, among their brethren, like thee, tulad kay Moses. So, among the brethren. Kaya sinabi niya kanina, hindi pwede na si Ellen Goldwhite ito. Dahil hindi Israelite si Ellen Goldwhite. Hindi pwede na si Manalo ito dahil Pilipino si Manalo. Ilalo nang hindi pwede si Muhammad. Bakit? Dahil si Muhammad ay... Sino si Muhammad? Siya ba'y Israelite? Hindi. Siya ay isang Arabo. So ngayon, kung tingnan natin ang... Sino po ba ang tinutukoy diyan sa Biblia na sinasabing katulad ni Moses na makita ang Diyos face to face at gumagawa ng mga himala? Malinaw ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Sa 5:39 ng Juan na ang kasulatan ay nagsaksi tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At ayon ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan Kapitulo 5, versikulo 45,
si Moises ay sumulat tungkol sa kanya. So, malinaw ang pahayag ng ating Panginoon Jesucristo na si Moises ang sumulat tungkol kaniya. At kung tingnan natin ang Gawa Kapitulo 3, versikulo 20, 22, mga kapatid, Hebreo Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 2, ito'y tumutukoy sa ating Panginoon Jesucristo. Si Jesus ay higit na mahalaga kay ni Moises. At kung ating mamasa diyan sa Gawa Kapitulo 3, versikulo 23, si ang ating Panginoon Jesucristo ay katulad ni Moises. Bakit nagiging katulad? Alam naman natin mga kapatid nang ipinanganak ang ating Panginoon Jesucristo, si Moises din ay doon sa Ehipto mismo. Ang ating Panginoon Jesucristo din ay pumunta doon mismo sa Ehipto din upang tumakas sa mga umuusig sa kanya. Ngayon, punta tayo sa sabi niya na si Muhammad talaga ang propeta sa Biblia, mga kapatid. Napakalinaw po, merong mga pirated na propeta sa Mateo 24:24. At yung Galacia Kapitulo 1, versikulo 18, kahit pa umano ang anghel na galing sa langit, bababa sa lupa at magturo ng maling aral, siya ay hindi dapat tanggapin. So, kung tingnan natin, nagkataon lang ba umano ang Song of Solomon chapter 5 verse 16? Hindi ito tungkol kay Muhammad. Kung tingnan natin ang biblical commentary, ito po'y tungkol sa relasyon at ng propeta at sa kanyang asawa at prefiguration sa relasyon ng ating Panginoon Jesucristo at sa kanyang simbahan. So, last two minutes. Mabasa na Muhammadim dito. Ang nakasulat ay Muhammadim, ngunit ito'y binaliktad, binaluktot talaga ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, lalo na sa balik Islam. At kung tingnan natin, delikado kung ang Muhammadim, Muhammad, ang tinutukoy, tingnan niyo ang 1 Kings chapter 20 verse 6. Meron diyang Muhammadim din na pleasant. Kung tungkol yan kay Muhammad, delikado yan, no? At hindi lang yan. Kung ang katunog, mga kapatid, ang gagamitin para magiging tulad sa Arabic, alam niyo ba na diyan mismo sa Biblia may katunog na kung ating gagamitin, halimbawa yung kanilang isisigaw. Ano po ba yung kanilang isisigaw? Na Allahu Akbar, may katunog sa Hebreo. Kung tingnan ninyo ang Leviticus Kapitulo 11, versikulo 29, may mabasa tayong Akbar dyan. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng Akbar sa Leviticus Kapitulo 11, versikulo 29? Ang Akbar dyan ay ang daga. So kung ang katunog sa itong tinatawag na Arabic, Hebreo ay parang magkakatulad na, so yun, delikado yung katunog sa Allahu Akbar. Di po ba? Kaya yung sabi niya na tayo'y nagkawindang-windang, silang mga Muslim ay hindi nagkawindang-windang sa paggamit pa lamang sa Hebreo, mga kapatid, lalo na ang mga kinikilala nilang mga Windang na. Maraming salamat. Okay, maraming salamat kapatid Windel sa iyong 15 minutes na negative presentation. So bago ko ibigay kang brother Ali Javier ang kanyang time sa pagtatanong, shout out po na kang brother Warlito Tumol, Jewel De Grano, RC Leia Aquino, Jose Diocarisa, May Masangkay, at saka kang sister Laika Chan, no, ng Riyadh. So magandang gabi sa inyong lahat at saka sa mga CFD natin diyan na sa Hong Kong, sila Ma'am Susan Patenyo Cuevas, sila Ma'am Honey Ladringan, sila Ma'am Christina Oclida. Magandang gabi sa inyong lahat at sana ay nanonood kayo ngayon, hindi kayo busy, no? So brother Ali Javier,
Handa ka na sa iyong 10 minutes na pagtatanong? Yes, Brother Roland. Ready po, brother. Dahil ready ka na, Brother Javier, meron kang 10 minuto. Go ahead kung handa ka na. Thank you, Brother Roland. Brother Wendell, unang tanong. Kumusta ka, Brother Wendell? Okay, kapatid. Patuloy ka sa tanong lang. Ah, okay. Thank you. Hindi mo ba ako kukumustahin, bro? Okay. Kumusta ka rin? Mabuti rin, brother. Okay, thank you. Tanong, Brother Wendell. Yung pinag-initan mo na Solomon 5:16 sa Hebrew 6, kasi pag ginugol natin yan, ang ibibigay ay Hekko Mamtakem Wikolo Mahamadem. Malinaw po yan. Ngayon, ang tanong ko rito, brother, nababanggit po ba yung Mahamad with Tanwin Dem? Katulad din naman sa Quran ngayon at tinatawag na Muhammadun, Muhammadan, Tanwin, tama o mali? Ito ang sagot. Mali ang unawa ninyo at mali ang paggamit sa Google. Bakit? Dahil ang Google ay English translation. Dapat kung Hebrew ang dapat gamitin nyo at Hebrew pronunciation. At Hebrew pronunciation, Mahamadim, hindi Muhammadim. Next question. Thank you. Tutol ka ba na si Muhammad ang binibigkas dyan, brother? Isang pinangalanan sa kanyang pangalang Mahamadim ayon sa Hebreo, tutol ka ba o hindi? Yes, tinututulan ko na hindi si Muhammad dahil hindi po yan proper name, kundi yun po ay adjective, naglalarawan. Okay. Yun bang pangalan ng tao, proper o adjective? Proper noun. Proper noun ang pangalan ng tao. At si Muhammad, proper noun ang pangalan niya at mali ang paggamit ninyo na ilalapat ninyo ang Google na pronunciation na English dahil ang ginamit niyong batayan ay Hebrew. Kung Hebrew, dapat i-pronounce siya sa proper pronunciation of Hebrew at hindi sa English. Hindi nga ba, brother, ang pangalan ay proper noun at hindi yan isa silent. Kung ganun yung mabasa na Hikko, his mouth. Kapag dating dun sa Wikolo, yes, he altogether, he is altogether. Sino yung his? Sino yun yung his, brother? Okay, maraming salamat sa tanong mo. Ang tinutukoy dito ay hindi ito kay Muhammad. Sino tong his ay tumutukoy mismo sa nagsalita nito na ang hari ay tumutukoy sa relasyon ng kaniyang asawa at ito'y prefiguration sa relasyon ni Kristo at sa kaniyang iglesia. Hindi ito kay Muhammad dahil ang Mahamadim, mali yung Muhammadim. Napakamali po. Mahamad o Muhammad, malayong malayo. Malayong malayo ka, brother, ngunit hindi mo sinasagot kung sino yung his, sino yung he. Hindi nga ba ito ay tinutukoy na yung Mahamadem? Okay, maraming salamat. Babasahin po natin, moderator, ha? Yes, go ahead, bro. Okay. Awit ni Solomon, Kapitulo 5, Versikulo 16. Ang kaniyang bibig ay pinakatamis. Ipalagay natin, Muhammad ito, yung Mahamad. Muhammad, ito'y aking sinta at ito'y aking kaibigan. Mga anak na babae ng Jerusalem. O di po ba nagkawindang na si Muhammad ay nagiging sinta? Tignan mo, Biblia mo nagkawindang. Tama ba o mali, sabi mo?
ang paniniwala ninyo at pag-angkin ninyo. Bro, pakisagot mo muna yung ano, brother. Yung aking categorical hinahanap ko, brother. Tama o mali muna bago ka magpalabo kasi wala naman ililinaw yan, brother. Brother Roland, tignan mo yung ano, yung rules and regulation, oh. Pro, brother. Okay, okay, sandali. Moderators time muna ha. Sa akin pala ito naka-address. Bro Ali, idaan mo sa objection kung i-connect mo sa moderator yung sasabihin, yes, mo kasi okay, as long as walang objection, hindi talaga ako mag-i-interrupt sa inyo, no, hangga't walang objection sa inyong dalawa. The objection, so, ngayon and understood, brother, kasi hindi siya sumunod sa categorical. If the question, yes, categorically, it should be answered. Objection. Categorically, okay, sandali, sandali, bro. Sandali, bro. Okay. Okay, okay. Meron tayong rules na categorical question must be answered categorically. So, wag nating kalimutan na sa online tayo, maaring hindi natin marinig, maari kung hindi narinig sana, eh sabihin na lang na hindi nasagot, thank o meron akong brother categorical. Thank you. Brother Wendell Talibong? Yes. Counter objection. Nasagot ko ang kaniyang tanong, bro. Moderator, no? Kaya okay, tuloy sa tanong na. Okay, so okay. Brother Ali, ulitin mo na lang yung tanong, klaruhin mo lang, tapos yes, kung meron kang i-connect sa moderator, lagyan mo talaga ng objection. Huwag mo na akong pahulain kasi nagta-timer ako dito at nakikinig sa inyo. Okay. No? So, maraming okay, salamat. Okay, so dalawang trabaho ko dito, bro. Kaya huwag mo na lang akong okay, pahulain na objection pala yun. Okay, so, brother, ano mo na lang, ulitin mo na lang yung tanong. Okay, basahin ko muna rin, Brother Wendell, okay? Hekko mamtakem, wi kolo mahamadam. I-English muna natin. His mouth is most sweet, and yes, he is altogether lovely. Kung tatagalogin natin, ang kanyang bunganga ay napakatamis. Ah, sino yung kanya dito? Sino yung tinutukoy na ang kanya? Sino yon? Hindi ba si Muhammad, brother? Ito ang sagot. Hindi po si Muhammad, no? O na, bakit hindi si Muhammad? Yung paggamit mo sa Hebreo mismo, maling-mali na, no? Wala po sa Hebreo yung Muhammadim. Ang mabasa, heko mamtakim, wekolo makmadim, walang Muhammadim dyan. At yung ginamit niyong Muhammadim, imagination nyo lang yan. Okay. So naman ang tatanong. Thank you, Brother Wendell. Thank you. Hindi mo naman po sinasagot yung tanong ko, pakiulit mo, brother. Sino yung kanya? Kung hindi si Muhammad na tinutukoy sa dulo ng sugnay, sino yon? Yun ang hanap ko, brother. Sabihin mo po si Ellen G. White, si Felix Manalo, si Apollo K. Boloy, si Arpenio Periol, si Charles Russell, Eli Soriano. Sabihin mo kung sino yun, brother. Para alam natin, para mag-MCGI tayo, hindi. Napakalinaw sa sagot ko kanina, parang hindi mo narinig na sinabi ko na ito'y prefiguration kay Kristo at sa kanyang pag-ibig ng simbahan. Iyon ang sagot ko. Hindi mo ba narinig yan? Ito'y prefiguration. Yung matamis, hes, sweat, kay Kristo at sa kanyang simbahan. Hindi ito tumutukoy kay Muhammad. Dahil binaluktot ninyo ang Hebreo. Heko mamtakem, wekolo makmadim, hindi po mabasa Muhammadim. Sunod na tanong. Okay. Mga tao naman po, brother, ang makinig. Maraming salamat. Balikan na natin yung 18:18 ng Deuteronomio. Yes. Aking palilitawin sa kanilang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid. Bakit hindi niya sinabi na inyong mga kapatid kung si Jesus pala? Sige nga, brother. Okay. Ito ang nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 34, versikulo 10 hanggang 12.
Since then, no prophet has risen in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face. So, ang tanong, ito po ba'y tungkol kay Muhammad? Hindi, tungkol ito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya malinaw ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa San Juan, Kapitulo, sabi niya sa San Juan, Kapitulo 6, 14, na siya ang binanggit sa propesya, at Juan 5:45 na isinulat ni Moses. Yan po. Ulitin ko, brother. Yes. Kasi nandun sa 62 verse 2 ng Quran, huwalladhi ba'asa fil ummiyyina rasulam minhum, hindi sinabi na minkum, dahil sina Jesus at Moses ay parehas na Israelita, supposed to be ang ginamit mula sa inyong mga kapatid. Bakit sinabi dito na kanilang mga kapatid? Tama lang ba na si Propeta Muhammad ito? Ito ang sagot. Kanilang mga kapatid, ang tinutukoy dito ang mga Israelita, hindi po ang mga Arabia, Arabic. No? Kaya ito po ang aklat ninyo. Pansinin ninyo ha. Aklat ninyo ito. Anong pamagat sa aklat ninyo? Si Muhammad sa laman ng bagong tipan. Ito po pakita ko sa inyo. Ginamit dito pahina 9. Oh, pahina 9. Deuteronomio 18:18. Mabasa ninyo dito. Ano po ba ang heading? Hula sa Biblia hinggil kay Kristo. Ito po, mabasa natin sa aklat ninyo. Deuteronomio 18:18. Hula sa Biblia hinggil kay Kristo. Nasagot ang tanong. Sunod na tanong. Okay, thank you. Aking palilitawin sa kanilang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Yung moderator dito ay si Moses. Time? Pakinggan mo lang kasi pinabasa ko lang. Bro Ali, sandali. Moderator's time muna, Bro Ali. 1:20 remaining time. Dalawang thank tanong you na lang, Bro Ali. Dalawang tanong na lang. Go ahead. Maraming salamat, Brother Roland. Nagaya mo sa sugnay na ito, Brother Wendell, si Moses ang kinakausap. Paanong magkagaya si Jesus at si Moses, samantalang dapat ang magkagaya ay si Muhammad at Moses dahil may Quran, may Torah. Si Moses ay ipinanganak na mayroong tatay at nanay. Paanong si Jesus ang kagaya ni Moses, eh, mayroon lang alamang siyang nanay, wala siyang tatay. Brother, pakisagot mo please. Ito ang sagot. Una, balikan ko, sa aklat ninyong si Muhammad sa laman ng bagong tipan sa pahina 9, napakalaki po ang heading sa Deuteronomio Kapitulo 18:18, ang nakasulat ang hula sa Biblia hinggil kay Jesus. Paano nagiging gaya? Una, ang ating Panginoong Jesus ay Israelita. Si Moses ay Israelita. Si Muhammad ay Arabo. Ang layo, di po ba? At ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, San Juan Kapitulo 5:45, kung naniwala kayo kay Moses, dapat maniwala kayo sa akin dahil si Moses ay sumusulat tungkol sa akin. So malinaw na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na si Moses ay sumusulat tungkol sa kanya. Last question. Last question. Thank you, Brother Roland. Okay, sa 19 tayo, Deuteronomio 19, 18 verse 19. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan. Nalaman po natin na ang pangalan ng Diyos, Quranic, na pinangaral ni Propeta Muhammad ay Allah. Sino ngayon ang propeta ninyo na tinitindigan nyo, Brother Wendell, na nagpangaral din naman? Anong pangalan ng Diyos ng propeta na tinitindigan ninyo? Una, ang ating paksa hindi tungkol sa pangalan ng Diyos, no?
ang ating paksa ay tungkol sa patunayan mo na ang pagkapropeta ni Muhammad ay hinulaan sa Biblia. Yun po ang paksa natin. Ikalawa, yung ginamit mo sa Biblia ay hindi yan tungkol kay Muhammad, no? Dahil si Muhammad ang hinulaan sa San Mateo 24:25 na bulaang propeta. Okay, maraming salamat, Brother Wendell. At yun ang last na katanungan galing sa affirmative to negative. Lahat ng salamat sa iyong kasagutan, Brother Wendell, sa lahat ng katanungan ni Brother Ali Javier. Shout out muna tayo. Shout out sa taga Aluran, Misamis Occidental, galing kay Jason Carl Buot from Houston, Texas, USA. Maraming salamat. So sa lahat ng mga Pilipino dyan sa United States of America na nanonood ngayon sa talakayan nating punto por punto, magandang umaga sa inyong lahat dyan ngayon, no? Gabi kasi sa atin ngayon. Okay, so proceed na tayo sa ating rebuttal. Meron na naman tayong another 15 minutes na magbigay ng rebuttal si Brother Ali Javier ng affirmative side. Bro Ali Javier, ready ka na to rebut? Ready na, Brother Roland. Maraming salamat sa'yo. Okay, dahil ready ka na, magsisimula ang iyong oras kapag ikaw ay magsisimulang magsalita. Go ahead. Hindi ba pwedeng 10 minutes na lang, Brother, kasi rebut? Nakapag-rebut naman na si Brother Wendell? Tag-10 minutes na lang kami? Walang problema yan, bro. No? So 10 minutes, dahil gabi na rin. So go ahead, 10 minutes, adjusted time. Okay, so 15 to 10 minutes adjusted time. Go ahead, Brother Ali Javier. Thank you, Brother Roland. Okay, shout out muna yung mga nakikinig at makikinig pa, mga kamusliman. Hindi ko na iisa-isahin, pero yung mga taga-Dibcon, shout out na mga kapwa, mga admin sa pamuno ni Brother Russia. At siyempre, sa ating kaibigan si Girol Olinigo. At saka si Sister Ann Berondo, congratulations sa inyo pong encouragement. At saka si Brother Derek Vincent, yung pinangako mong magsyahada ka, Brother. Pag-iisipan mo, sabay kayo ni Jaime Villafranca. Okay, proceed tayo sa ating rebat. Pansin ninyo si Brother Wendell kung saan yung kanyang mga kasagutan sa tanong. Sino kako yung kanya? Hindi niya masagot eh. Sabi niya si Jesus daw yun. Eh bakit Muhammad din ang nabanggit sa baba, huling sugnay? Nakita niyo ba, kung ang pangalan ng tao particular ay proper noun, eh bakit isasalin ninyo na lovely? Kita ninyo ngayon? Tatawagan dito sa aking messenger, mga kapatid, kasi maisturbo po yung aking pananalita dito. Thank you. Okay. Titingnan ninyo yung Deuteronomy 18:18. Walang iba na napropesya dito. Alam nga naman, coincidence. Ito hindi. Ito nga yung matinong versikulo ng Biblia na si Propeta Muhammad talagang napropesya sa matino na versikulo ng Biblia. Tingnan ninyo yung Quran chapter 10 verse 94. Talagang makikita doon sa libro nila yung mga katangian ni Propeta Muhammad. Kita ninyo, Pastor Ray Anpuentes, shout out. Ang atin mga kapatid, yung 18:18 ng Deuteronomio, kanilang mga kapatid ang binanggit. Dapat inyong mga kapatid, dahil si Moses ay Israelita sila, parehas si Jesus. Eh, kung Jesus pala ang pinalilitaw ni Brother Wendell. Eh, di sana sinabi ng Diyos sa inyong mga kapatid. Dahil ang magkakapatid, ibig sabihin, Ismailita at Israelita. Kita ninyo yung punto. Kaya nga nandyan sa 62 verse 2 ng Quran, Huwalladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Oh, di ba minhum? Ibig sabihin mula sa kanilang lahi. Yatlu alayhim ayatihi. Di ba? Ipinangaral ni Propeta Muhammad yung Quran ngayon. Hindi ba sa Isaiah 29:12?
na ipagkaloob yung revelasyon? Wala na lang oras eh. Tatanungin natin sana kung ano yung revelasyon na naipagkaloob. Kung tatanggihan ba niya yung Quran? Eh, nandito sa atin ngayon ang Quran, pinagkaloob doon sa hindi marunong bumasa at sumulat ayon sa 29:12 ng Isaiah. Coincidence ba? Nagkataon lang ba na natupad sa Islam? Hindi, dahil totoo ito. Kaya nga nag-Muslim na yung mga kakristyano nating mga padre, mga ministro, mga pastor, at kabilang na kami, alhamdulillah, buhay na patotoo na kami ay nagabayan sa relihiyon ng Diyos, relihiyon ng mga propeta. Kaya ngayon pa lang, ini-encourage ko ang ating mga kababayan na nakikinig, particular kay Brother Wendell Talibong, mag-Muslim ka, brother. Ibig sabihin, sumuko ka, tumalima ka. Sabi nga ni Jesus biblically, Marcos 3:35, silang mga tumalima ay mga kapatid kong lalaki at babae. O, kita ninyo? Ang punto natin ngayon, kapatid, yung matuwid na turo, wag yung sasalpukin. Mangbasa ka ng sumasalpok mismo sa Biblia mo para pasinungalangan mong si Muhammad ang napropesiya. Eh, di Biblia mo ang problema. Kaya nga mayroong Quran na magtutuwid ng totoong turo, brother. Alhamdulillah, ang papuri at pasasalamat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala na nagbigay sa atin ng malinaw na mensahe upang tayo ay magabayan sa relihiyong ito. Itong ating kalakayan. Maraming salamat. Itong ating talakayan, ako po ay nanghihingi ng pamanhin sapagkat siyempre hindi maiwasan sa mga kataga. Huwag niyo pong isipin na personalan po ito. Hindi. Ito ay faith lamang. Paniniwala lamang po sapagkat obligasyon ng bawat isa sa atin na iparating ang mensahe kung saan ang paniniwala namin ay ito'y kasing paniniwala ng mga propeta na nagtuturo. Ang mga propeta ay sinugo ng Diyos sa bawat henerasyon na nagpangaral sila na sumamba lamang kay Allah. 16:36 ng Quran. Kung ihambing ninyo sa Hebreo, nagsalita ang Diyos sa mga ninuno natin sa pamamagitan ng mga propeta. Tantya nyo, wala bang propeta para sa atin? Tama, si Propeta Muhammad ay huling sugo. Mababasa sa 33:14 ng Quran at mabasa sa 7:158 ng Quran, sugo siya para sa ating lahat. Malinaw yan. Ang katuruan ni Propeta Muhammad ay hindi nalalayo kay Propeta Moses. Nagpapatira pa kung magdasal. Kaya kami ang tatak Moses kung magdasal. Tatak Jesus din kami dahil nagpatira pa rin naman si Jesus kung magdasal. Biblical, kung gusto niyong versikulo, bibigyan ko mamaya kayo isa-isa. Okay? Si Propeta Muhammad at si Propeta Moses, nagturo sila na parihas na maghugas muna ng kamay ng paa ng mukha at bago pumasok sa tabernakulo at doon magpatira pa kung magdasal. Sino nakakasunod nito? Kami. Kaya maging katulad nyo yan kami. Dapat. Bakit? Ang atin naman ay matuwid na turo eh. Ano pang kwenta? Nagsugo ang Diyos ng mga propeta kung di tayo sumunod. Particular sa huling sugo. Eh bakit sarili nyo sinusunod nyo? Ba't nakikipagwindangan kayo mismo sa Biblia ninyo? Ang atin lang mga kapatid, sabi ng Quran, Biblia ninyo, Korinto, 1 Corinto 14:33, ang salita ng Diyos ay hindi nagsasanhi ng kalituhan. Eh bakit kayo nagkakawindangan mga Kristiyano? Kalituhan ang dulot niyan eh, dahil kayo mismo nilulugaw ninyo, turo ninyo. Kanya-kanya kayo eh, propeta kayong lahat eh. Kaya ganyan eh, tignan nyo ang punto ng Islam. Mayroong propeta Muhammad na nagturo sa atin ng isang turo sa utos ng Diyos, o di nagkakaisa ang Muslim. Allah ang Diyos. O, may tumataliwas ba? Pamusliman around the globe? Wala. Propeta Muhammad huling sugo, may tumaliwas ba? Wala. Jesus ay sugo rin, may tumaliwas ba? Wala rin. E tignan nyo sa Kristiyano. Mayroon bang tumaliwas na Jehovah ang Diyos? Mayroon. Ayaw ng ibang kakristyano nyo na Jehovah ang Diyos. E bakit kayo nagturo na tatlo sa isa? Yahweh, Jehovah, Eshi, YHWH. Sino ang Diyos nyo? Akala ko ba Diyos ang magpapakilala? Bakit kayo ngayon nagpapakilala sa sandamukal ninyong sikta at reliyon? Brother, malinaw naman brothers.
Mag-Muslim kayo. Dahil dito magkaisa tayo, kundi kayo nagkakaisa sa relihiyon ninyo. Sino tama sa inyo? Tama kayong lahat. Eh, ba't di kayo magkaisa? Mashallah. Sa Islam pala yung nagkakaisa. Eh, di mag-Muslim tayo. Tatanungin kita mamaya, Brother Wendell, paghandaan mo sagot. Gusto mo ba mag-Muslim? Last two minutes. Maraming salamat, Brother Roland. Kaya ang akin, mga kapatid, pagbibigay ng mensahe sa pamagitan ng talakayan o debate. Sa mga kababayan, ang mga kapatirang Muslim na allergic sa debate, huwag po kayo mag-alala sapagkat wika ng kataas-taasan na siyempre ito ay pananawagan po natin sa kanila na iparating ang mensahe ng Islam. Kasi sabi ni Propeta Muhammad, balligo anni walaw aya. Iparating ninyo hinggil sa akin kahit sa pamagitan ng isang talata. Talata ng Quran, di ba? Iparating natin si Propeta Muhammad o aral ng Islam sa pamagitan ng katulad nito sapagkat sa ngayon, accurate ito. Around the globe, nakakapakinig, nakakapanood, mag-isip ang mga tao. At inshallah, sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, mag-Muslim po tayo. Pero imposible naman kung mag-Muslim lahat. Di ba? Talagang mayroon din hindi. So inshallah, dalangin natin na mapabilang po tayo sa mga tumatalima. Yun po, Brother Roland. Maraming salamat sa oras mo. Sa ating katanggali si Brother Wendell. Hinahainan kita, Brother Wendell. Mamili kayo ng kasunod na topic sa susunod na pagkakataon. Inshallah. At ready po kami. Congrats kay, siyempre kay Brother Rashid Indasan. Kung sakali man mapakinggan niya to. Siya yung pasimuno ng ganitong pagtatakalan, talakayan para may parating ang mensahe ng Islam. At sa lahat ng mga kapatiran, si Brother Sakaging, kung mapakinggan naman niya ito sa kanyang programa na magbibigay mensahe ng Islam sa pamagitan ng talakayan, ng debate. Alhamdulillah, ganito po ang amin bilang mga Muslim. Obligasyon po namin sa aming kakayahan ang iparating ang mensahe ng Islam kahit man lang sa pamagitan ng talakayan sa pinamagatan natin ngayon na propesiya. Okay, time. Muhammad sa Biblia. Thank you, Brother Roland. Okay. Maraming salamat, Brother Ali Javier, no? Bago ko ibigay ang time ni Brother sa 10 minutes na katanungan, rebuttal period, shout out muna sa dito sa Debaters Convention, no? Sa YouTube channel nila, Jack Manalo, Faith Defender, Hiribo TV, Analisa Cotamora, Angela Saliling, Analisa, okay? So, Vic Vilda. Okay, maraming salamat. At saka, kumusta kayo lahat dyan sa The Veterans Convention? Okay, Brother Wendell Talibong, ready na kapatid? Okay, ready na kapatid. 10 minutes cross-examination, rebuttal period. Kapag go ahead, brother, kapag ready ka na. Okay, ready. Unang tanong, sabi mo, kayong mga Muslim ay nagkaisa habang kami mga Kristiyano ay nagkawindang-windang. Tanong, nagkaisa ba talaga kayo tungkol kay Muhammad na propeta na si Muhammad ay hindi dapat sambahin? Yes, brother. Alhamdulillah, around the globe na Muslim. Ang punto ko kanina kung bakit kami nagkakaisa sa mga major teaching, yung pinakamahalagang credo, ay nagkakaisa ang mga Muslim. Isa ang Diyos, Allah ang pangalan, walang tumataliwas. Propeta Muhammad, huling sugo, walang tumataliwas. In compare sa Christianity, nagkakasalpukan kayo kung sino ang Diyos. Di kayo magkaisa na Jehovah, Yahweh ba o sino ba. Si Jesus, hindi rin kayo nagkaisa kung sugo ba siya o Diyos siya. Yan ang tanda na naligaw kayo, Brother Wendell. Welcome po kayo sa Islam, Brother Wendell. Sunod na tanong. Nang sinabi ng kasama mong ustads na may mga Muslim na nagsamba kay Muhammad, ito po, gamitin ko. Honest lang ako sa iyo nagsabi. Kasi totoo naman nga, may mga Muslim nagsamba kay Muhammad. One time pa nga, may nagsabi sa akin, itagalog ko na lang. Bigyan ka ng biyaya ni Muhammad. Sunod na tanong. Nang sinabi ng kasama mo na may mga Muslim nagsamba kay Muhammad, nagkakaisa ba kayo nito? Nagkakaisa ang Muslim, brother, dahil ang word na Muslim, nagpapasakop, tumatalima sa kalooban ni Allah sa turo ni Propeta Muhammad. Ngunit sinabi ni Propeta Muhammad, man amila
amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Ang gumawa ng gawain na hindi kabilang sa aming katuroan ay hindi tatanggapin. Ala, ano mo brother, bawal lugaw sa unawa. Okay ba brother Wendell? Thank you. Sunod na tanong, ulitin ko ang moderator. Nang sinabi ng kasama mong ostads na may mga Muslim na sumasamba kay Muhammad, nagkakaisa ba kayo nito? Nagkaisa kami na walang sumasamba kay Propeta Muhammad. Siguro lang brother, hindi mo naiintindihan kung bakit niya yan sinabi. Bakit? Dahil may mga Muslim talaga na wala silang alam. Akala mo ay yung ginagawa nila tama pero mali nga. So, ibig sabihin ng hadith ni Propeta Muhammad, hindi tatanggapin yung ginagawa na mali. Kaya nga ito yung katuwiran ng Diyos, tauhid, matuwid. Yun ang punto, brother. Sunod na tanong. Nang sinabi ng kasama mo. Honest lang ako sa'yo nagsabi. Kasi totoo naman nga may mga Muslim nagsamba kay Muhammad. Na totoo na may mga Muslim nagsamba kay Muhammad. Ito po bang pagsamba kay Muhammad ay pagkakaisa ninyo? Brother, hindi po totoo na may sumasamba na Muslim kay Propeta Muhammad dahil ang word na Muslim, Arabic terminology, tumatalima, sumunod, sumuko, nagpapasakop sa kagustuhan ng Diyos sa tinuro ni Propeta Muhammad. Ang sambahin lamang ay si Allah. Sundin mo yung paraan ni Propeta Muhammad. Ganon ang Muslim. Malinaw ba, brother? Uulitin mo ang tanong. Uulitin ko ang sagot. Hindi ka makakaalis. Mapapaghalata na wala kang alam na mga itanong. Objection, moderator. Objection, go ahead. Eh, may ruling tayo. Walang atake personal. Okay. Counter yes, objection, noted. Brother. Noted, counter noted. Objection. Yes, yes, go ahead. Nakasagot naman po ako sa mga categorical eh. Diba sa akin yung kasunod, explanation lang. Eh, kung di ko yes, sabihin yes. Yun, pagkaano yung malaman? Okay, moderator's time. Okay, moderator's time. Huwag natin kalimutan mga kapatid, ito ay isang religious debate. Lahat ng sagot natin, lahat ng follow-up answer natin after sa 1 minute natin, eh dapat pa, hindi talaga pang-atake personal. Okay, so iwasan na lang natin yung dulo na ganun, Brother Ali Javier, kung pwede. Ako rin mag-object, brother. Pwede ba? Objection, yes, please. Yes, pwede. Pwede, pwede. Bakit nga i-object ang aking kasagutan samantala sagot po yun eh. Ang sagot, tanggapin mo hindi, pakinggan mo lang, kagat-labi lang, brother. Hindi yata kayo marunong sa debate eh. Okay. Bro, diba? Bro Ali, sandali. Hindi naman siya nag-o-object doon sa sagot mo, doon lang sa atake personal mo. Hindi ko ba sagot yun, brother? Hindi ko yes, ba pero, sagot yun? Yeah, yun nga. Sagot mo nga yun. Kasama sa sagot yun, pero atake personal pa rin ang dulo. Iwasan na lang natin, bro. Kasi religious debate man ito, bro. Kung pwede lang, ha? Kung pwede lang. Maraming salamat, brother okay. Roland. Okay, ahead, sige. So, okay. Objection time natin, 6 minutes and 18 seconds. Kapatid na Wendell, go ahead. Sabi mo na wala talagang Muslim nagsamba kay Muhammad. Nang sinabi ng kasama mong ostads na anis yan na may mga Muslim nagsamba kay Muhammad, ito ang pahayag niya. Anis lang ako sa'yo nagsabi. Kasi totoo naman na may mga Muslim nagsamba kay Muhammad. Sabi mo walang Muslim nagsamba kay Muhammad samantalang kasama mo anis yan na may mga Muslim nagsamba kay Muhammad. Sangayon ka na ang kanyang sinabing anis, sinungaling siya. Hindi ako sangayon, brother, kasi hindi mo naman alam yung puso ni Brother Ibrahim Romas na nagsasalita diyan kung ano talaga ibig niyang sabihin. Dahil kung ang Diyos mismo ang magsabi na sambahin si Muhammad, sana sasambahin namin. Pero walang Muslim na sumasamba kay Muhammad. Bawal ang unawang lugaw. Uulitin ko, brother. Bawal ang salpukan. Thank you. Sunod na tanong. Dahil bawal ang unawang lugaw, sangayon ka na bawal din ang sagot na lugaw kung sinabi ng kasama mo na may mga Muslim talagang sumasamba kay Muhammad. Hindi ako sangayon, brother, na may sumasamba kay Propeta Muhammad dahil walang patunay, walang mababasa.
ang mga tao na nagsasabi niyan ay ikaw na lamang katulad ng ating particular ngayon na pinag-uusapan. Hindi ka ba makapag-move on at maghanap ng ibang katanungan? Yan na lang. Hindi ba ang daming versikulo na dapat mong itanong? Bakit yan ang iyong pinagdidiskitahan? Brother, palawakin mo naman ang iyong mensahe para mayroong bitamina ang iyong mga katanungan at mayroon tayong mapakukuha na aral. Thank you, brother. Sunod na tanong. Sino ngayon ang nagsabi ninyo ng totoo? Si Romas na ayon sa Anis niya? Lang ako sa'yo nagsabi. Kasi totoo naman nga may mga Muslim nagsamba kay Muhammad. Si Romas nagsabi na may mga Muslim nagsamba kay Muhammad. Sabi mo, walang Muslim nagsamba kay Muhammad. Sinong nagsabi ninyo ng totoo? Brother, ako ang nagsasabi ng totoo dahil wala talaga Muslim na sumamba kay Propeta Muhammad. Hindi mo lang alam kung anong kabuuan yung sinabi ni Ibrahim Romas sa pinapakikinig mo sa amin dahil kinagurian kang brother Wendell Talibong, brother Chap Chap. So hindi na ako nagtataka kung bakit ganyan ka gumamit ng mga particular na stand mo. Bakit brother, dapat yung matuwid na turo, huwag yung nagsasalungatan. Wala pong sumasamba kay Propeta Muhammad. Period. Objection, moderator. Thank you. Okay, objection. May categorical question must be answered categorically. Huwag yes. Gamitin salungatan. Kaya nga ginamit ko, moderator, dahil salungat-salungat sa kanyang sinasabi. Okay. Bro, nagsagot siya ng categorical no before sa kanyang explanation. So, ang sagot niya ay siya ang nagsasabi ng totoo. Thank you. No? So, thank you. So, yan yung categorical answer niya, bro. Tapos, meron pa siyang naiwan na 20 seconds. Tuloy ko pa. Bro, tuloy mo na lang, brother Ali Javier. Okay, go ahead. Thank you, Brother Rola. Brother Wendell, kagatlabi lang, brother, kapag ka nakakapakinig ka ng sagot sa tanong mo kasi, yung tanong mo rin, brother, naghahanap ng sagot. Natural lang po, brother, yung aking mga sagot para matimbang natin kung alin talaga ang katotohanan. Paano mo ulit-ulitin na yan okay, yung time? Aking sagotin samantalang? Thank you. Next question. Sunod na tanong. Tama ba ang pronunciation sa kasama mong mga ngaral sa Hebrew gamit ang Song of Solomon? Ito. The Hebrew language, it says, Hikko mamitakim, mamitakim. Tama ito mamit... hindi? Okay. Ano yung tanong mo, brother? Paki-elaborate mo tanong, please. Moderator, balikin, ibalik ko ang tanong. Time. Yes, balik. Time post tayo, bro. Time post tayo. Dahil ginagamit ninyo ang Hebrew sa Song of Solomon, tama ba ang pronunciation sa mga kasama niyong mga ngaral ng kanyang binanggit ito? The Hebrew language, it says, Hikko mamitakim, mamitakim, mamitakim. Hikko mamitakim, viko mamitakim. Hikko mamitadim, hikko... Ito. Sino ang nagsabi sa kanila ng tama? Hikko mamitakim, hikko mamitadim. Okay, thank you, brother. Ang nagsasabi sa kanila ng tama ay yung tama na mababasa. Napupulaan ngayon, brother, na Biblia mo kahit sa Hebreo, bulbul talaga. Ibig sabihin, buhol-buhol. Hindi malaman kung alin talaga ang mabigkas. Dahil kung ang mga pantas ay nababasa nila yan, dapat magkaisa rin sila, i-Biblia pinag-uusapan, brother. Alam mo ba na ang Diyos ay hindi ulyanin nang sa ganun, hindi iba-iba ang mabasa sa inyong Biblia? Alam mo ba, brother, sa Jeremiah 8:8 na sinulat ng mga sinungaling na eskriba ang Biblia na yon? Basahin mo ang Lucas 1:1-4, nagmistula pong dyaryo ang Biblia na yan. Tingnan mo, brother, ang punto natin ay propeta. Pero bakit nagpunta tayo sa pronunciation? Dapat ang titulo natin pronunciation. Dapat yun ang ating pag-usapan Tama ba, brother? Sorry, brother Wendell. I love you for the sake of Allah, brother. Hindi okay, po time. Ito personal next, lang, hindi. Next question? Lang lang, brother. Yes, hindi ito bro, Wendell, last two questions. Ang categorical question ko ay ito. Yung
pahayag at binigkas ng mga mangangaral nyo. Sino sa kanilang tatlo ang nagsabi ng tamang pagbigkas? Brother, sabi ko nga, kung sino yung nagbigkas sa kanila ng tamang mabasa, yun po yung tama sa kanila, brother. Ngayon, kung may mali sa kanila, sisihin natin Biblia mo. Okay, kasi ang daming salin yan, sandamukal. Hindi rin malaman kung ilan ang libro ng Biblia. May 73, may 66. Mayroon na ngayon Arabic Bible, 61 books. Next convention, editin niyo ulit. Gawin 50 books. Sana magkaisa na, brother. Thank you. Hindi ako magpapahaba ng sagot kasi baka makasakit ako, brother. Thank you. Okay. Last question. Iparinig ko muli, moderator. The Hebrew language, it says, Hikko mamitakim, mamitakim, mamitakim. Hikko mamitakim, viko mamitakim. Hikko mamitadim, hikko mamitadim, hikko mamitadim. Ko mamtakim. Sang-ayon ka ba na ang pagbanggit nito sa Hebrew, mamtakim, hindi mamatakim? Ulitin ko yung sagot ko kanina, brother, baka hindi mo lang maintindihan, please. Yung binasa ni Brother Romas, parang kaiba sa binasa ni Ahmad Did at kay Zakir Knight, yung mga boses pa lang kilala ko, ano? Ang sabi ko, kung alin ang mabasa, yun dapat ang ating paniwalaan. Huwag mong gawing reference, brother, yung mga boses ng ating mga Muslim na yan. Kasi tayo, brother, nakabase sa Quran at Biblia, hindi kay mga scholar. Pwede ba, brother? Yung magandang tanong naman para sa mga nakikinig. Thank you. Maraming thank you. Okay. Maraming salamat, kapatid na Ali. At yun ang last na tanong sa rebuttal time ni Brother Windel Talibong. Okay, so 10 minutes, Brother Windel. It's your turn to give your rebuttal as negative okay. Tonight. So, Brother Windel, meron kang salamat. 10 minutes. Maraming salamat, moderator. Una, bakit ginamit ko yung napakalinaw naman na pahayag mismo ng mga ngaral nila? Dahil sabi nila, silang mga Muslim ay nagkakaisa. Nagkakaisa sila sa kanilang pananampalataya. Objection mo na ito. Muslim around the globe, sinampalan. Okay, Brother Javier, pakimute muna, Brother Javier. Okay, go ahead, bro. Go ahead, bro. 9 minutes and 29 seconds. Go ahead. Okay, maraming salamat, no? Kaya sabi niya na nagkaisa sila sa pananampalataya. Kaya nga ginagamit ko, sabi niya, huwag mong gamitin yung nagsasalungatan. Alam pala niya na salungat na ang pahayag mismo sa kanyang mga ngaral. Honest lang ako sa'yo nagsabi, kasi totoo naman nga may mga Muslim nagsamba kay Muhammad. One time pa nga, may nagsabi sa akin, itagalog ko na lang, bigyan ka ng biyaya ni Muhammad. So una, kung ang argumento na ay sinapchap ko ito, hindi malinaw naman na sinabi nila na si Muhammad propeta, pero meron pala mga Muslim na nagsamba kay Muhammad. Nagkaisa ba sila? Halimbawa, ito pa, isang aklat nila mga kapatid. Ang isang aklat ng mga Muslim, no? Meron pang ibang kinikilalang propeta maliban kay Muhammad. Mamaya pagka itanong niya, prepare natin 'yan. So, ibig sabihin din sila nagkakaisa, no? At ang paksa natin malinaw na si Muhammad ay hinulaan sa Biblia, no? Si Muhammad hinulaan sa Biblia. Pero para sa kanila ang Biblia ay for adults. For adults lahat ng ano, for adults. Anong tawag mo sa salita ng Diyos yan? O hindi ka pa hindi salita ng Diyos. Biblia talaga, no? Kung hindi salita ng Diyos ang Biblia, ito pa. Pero hindi ako naniniwala sa Bible bilang salita ng Diyos. So, bakit namumulot sila sa Biblia mga kapatid na ang Biblia ay tumutukoy kay Muhammad kung ang Biblia ay malaswa.
ginamit pa niya ang Deuteronomio Kapitulo 18:18 na I will raise them up a prophet from among their brethren, from among their brethren, like unto thee, and I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Ang sabi niya ay tumutukoy umano ito kay Muhammad, mga kapatid. Sa Deuteronomio 18:15, ito ang ating mabasa. The Lord thy God will raise up unto thee the prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me, and to him ye shall hearken. So napakalinaw dito, mga kapatid, na ang ginagamit sa Hebrew na achihem ay countryman. I-brother ang ginagamit sa Hebrew, yung brethren. Achihem means countryman. O ibig po ba sabihin, mga kapatid, na si Muhammad ay Israelita? Kaya sino ngayon ang nagka-windang-windang na? Kung tingnan natin ang Deuteronomio 34:12, since then no prophet has risen like risen in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face. Sabi niya, si Muhammad yan, si Muhammad yan, na nakita niya face to face. Yung ginagamit niya na talata, kung babasahin, questionably pa, mga kapatid, ilang beses paulit-ulit si Muhammad, dahil yung prayer na ibinigay ay hindi kaya umano. Bakit hindi alam ni Muhammad kung siya'y propeta na kaya yun sa kaniyang mga kaanib na mga Muslim? Okay. Five minutes. Kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, mga kapatid, ang propeta na ibabangon sa Diyos na gaya kay Moses, isang propeta na kagaya ng Israelita, i-brother, i-countryman. Hindi po tumutukoy na propeta na hindi Israelita ang ating Panginoong Hesus. Sa San Mateo 17:5, samantalang nagsalita pa siya, narito ang isang maningning na alaap ay lumilim sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsabi, ito ang sinisinta kong anak na siya ko ang kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Napakalinaw po, mga kapatid, kung sinong propeta yan. At tingnan natin Gawa Kapitulo 3:20-22. So, at ang Hebreo Kapitulo 3:1-2, no? Si Jesus ay higit na mahalaga kay Moses. Kaya kung tingnan natin sa 3, kaya nga, mga banal na kapatid, kayong mga kabahagi sa pagtawag na makalangit, magtuon kayo ng inyong pag-iisip kay Jesus na siyang apostol at pinakapunong saserdote sa ating ipinapahayag, kung paanong si Moses na ay matapat sa lahat ng sambayanan ng Diyos, ay gayon din naman si Jesus ay matapat na sugo sa kanya. Kaya dito napakaliwanag na ang inagaw nilang talata, ito lang umano, mga kapatid, ito lang umano ang malinaw na talata sa buong Biblia na tinatawag na purno ng mga kasama niya o hindi salita ng Diyos. Ang Deuteronomio 18:18 na gaya ni Moses na propeta ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang propeta na sinasabi ng Panginoong na ititindig sa gitna ng kaniyang mga kapatid gaya ni Moses. Kung tingnan natin ang Biblia sa Lucas Kapitulo 7:17, mga kapatid, ating mabasa diyan, no, na tumutukoy talaga ng ating Panginoong Hesukristo kung tingnan natin ang mabasa. At kung sasabihin nila si Moses talaga, si Muhammad talaga hindi marunong sumulat, ano yung
hadit nila. Abu Daud hadit sa 51:17. Ano po bang nakasulat? The prophet wrote a letter to Heraclitus. Meron bang nagsulat, mga kapatid, na hindi marunong magbasa? Last two minutes. Nandun din sa kanilang hadith 114, narrated by Awadullah Ibn Abdullah Ibn Abbas, bring me a paper and I will write for you a statement. So, kung iginiit nila na si Muhammad hindi marunong magbasa, meron bang propeta na magsulat, propeta o mano, magsulat, pero hindi marunong magbasa? Eh, si Muhammad lang yata yan. Kaya, napakalinaw ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, Juan Kapitulo 5, versikulo 45, na siya ang tinutukoy sa sulat ni Moses na dapat paniwalaan. Ngunit ang mga talatang ito ay inaagaw ng mga balik Islam. Ngunit, argumentum contrafactum non valet, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted dahil para sa kanila, hindi talaga matanggap ang Biblia. Bakit? Dahil hindi salita ng Diyos. Sinabi pa nila, nilalait pa nila na ito'y porno. Pero si Muhammad ay hinulaan sa pinaniniwalaan nilang porno, pinaniniwalaan nilang hindi salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang mga talata na ating tinalakay, lalo na dito sa kanilang aklat na si Muhammad sa Luma at Bagong Tipan sa pahina 9, nakasulat po dito, malaki nakasulat ng kinukot nila ang Deuteronomio 18:18. Mga hula sa Biblia hinggil kay Jesus. Eh dapat, binago nila. Ito'y patungkol sa kanilang propeta. Sana, mga hula sa Biblia hinggil kay Muhammad. Kaya, okay, time. Maraming salamat. Okay, maraming salamat kapatid na Wendell Talibong. Shout out muna natin ang nasa Purok Kamatuuran, sila Brother Cirilo Castro, Sister Chene May Pulido Yana, PJ Cuesio, Brother June Magparo ng Protector of Catholic Doctrine, GG Imbodo, Apir Rasilia Pagunsan, Laika Chan, Laika Xiao Chan, si Brother Sister Vijay Oropesa, Romy Agopitak, Arnold Ramoso at saka si Brother Jafar. Maraming salamat sa mga nagsubaybay nasa Purok Kamatuuran ngayon. Okay, so Brother Katmatid na Ali Javier, ready to cross, brother? Yes, ready na, Brother Roland. 10 minutes cross-examination. Go ahead, kapatid na Ali Javier. Thank you. Brother Wendell, nandiyan ka pa ba? Yes, nandito pa ako. Kasama mo. Okay, thank you. Unang tanong ulit, brother. Nagpatira pa ba si Moses sa kanyang dasal, biblical, yes or no? Una, hindi po natin paksa kung si Moses ay nagpatira pa ba sa kanyang dasal o hindi. Ang paksa objection natin, wag muna, brother wag muna. Moderator, please. Ako moderator. Objection? Objection din. Objection? Sandali, Brother Wendell. Go ahead. Ako muna, brother. Kasi yes, hahanapin ko lang, brother, yung yes or no dahil pagkakaparehas ni Muhammad at ni Moses yung hinahanap natin. Thank you. Okay. Okay, so yun ang punto mo. Bakit mo na itanong yan? Yes, yes, brother. Okay. Brother Wendell? Okay. Counter objection. Ito yes. Po ang counter objection. Hindi po natin paksa kung si Moses ba'y nagpatira pa. Ang paksa po natin si Muhammad ay nasa Biblia. Okay. Noted, no? Based sa ating rules ngayon, ang katanungan ay dapat nasa ating paksa lang. Brother Ali Javier, paki-reconstruct na lang, bro, na papasok ang iyong tanong. Ipasok mo na lang sa paksa natin kung yan ang nais mong itanong.
I-reconstruct mo na lang yung tanong, bro. Mag-premise ako nang sa ganun ay maintindihan ni Brother Talibong. Dahil okay, ang mga continue, Muslim, bro. Okay, thank you. Ang mga Muslim kasi ay nagpapatira pa na itinuro ni Propeta Muhammad. Kaya ko tinanong na si Moses ba'y nagpatira pa sa kanyang dasal at yes or no, dahil pagkakaparihas nila ayon sa 18:18 ng Deuteronomio. Yes or no, magpaliwanag ka naman, brother. Eh. Thank you. Okay, maraming salamat, no? Kaya nga nag-object ako dahil hindi 'yan. Pero sagutin natin, yes or no. Una, si Moses, wala tayong mabasa letra for letra na siya tumuwad tulad sa ginawa ni Muhammad. Yes or no muna, sagot. Brother. Yes or no muna, no. Please. No, dahil wala tayong mabasa na si Moses ay tumuwad. Okay, next question. Premise pa rin ng tanong, wala lang alam siguro si Brother Wendell o talagang sinungaling kasi sa episode 4. Okay, objection. Diba nag-premise ako, Sandali bro, bro Ali Javier, sandali, may objection. Pagatlabi lang muna brother kasi ano naman to, talakayan naman brother. Sandali bro, Sandali bro. Pag sinabi okay, natin moderator's time or objection, pakinggan natin yung objection ng ano mo kasi you, para malinaw ba. Brother Wendell? Ang batas natin, moderator, during cross-examination must be categorical question. Cross-examination okay. Must be categorical question. Yung sabi niya, premise lang, hindi alam ni Brother Wendell dahil siya ay siguro'y sinungaling. Eh, personal attack na yan, moderator. Okay, noted. Counter, objection, counter, please. Sandali, bro. Counter. Bro, Ali, sandali ha. Yung premise natin, wag na lang natin haluan ng... Brother, mag-counter muna ako bago ka magbigay ng hatol. Hindi ka rin marunong... Bro, sandali, pa-counter objection mo muna ako bago ka magbigay ng ganyang hatol. Yun ang point dito. Dapat si Brother Russia na lang nag-ano, nag-moderate. Bro, sandali, pakinggan mo muna ako, brother. Kasi matuwid bro, naman yung akin eh. Alam niyo ba, nagpapaalam pa ako. Sabi ko, mag-premise muna ako. Sabi mo, elaborate ang aking tanong eh. Ay, naku, patay tayo dito. Sandali lang bro Ali. Meron tayong rules dito. Sabi ko nga bago ka magbigay ng ganyang hukom. Sige, pakinggan kita bro. Sige bro. Ano yung counter objection mo? Bro, okay? Brother Ali. Alam mo, hello. Brother Roland, nag-premise muna ako dahil ipinaalam ko naman na elaboration yun. Dahil sinabi niya na hindi daw matagpuan na tumuwad. Ang tanong ko, nagpatira pa ba? Dahil ang mabasa sa Exodus 34:8, nagpatira pa si Moses. Kaya nga sinungaling otherwise, hindi alam ang Bibla itong si Brother Talibong. Alam nyo ba? Okay, moderator's time, ako na naman. Okay, pwede na ako, Brother Ali? Bro Ali? Okay, so Bro Ali, yung objection naman talaga ni Brother Wendell, hindi naman talaga doon sa premise mo kung walang ad hominem. Iwasan lang natin ang salitang sinungaling kasi sabi ko nga sa iyo, religious debate ito, no? Gamitin mo ang... Brother, Roland. Alam mo, pinapalala mo yung ano, yung sitwasyon ni. Yung sinabi ko na si Brother Wendell, otherwise siya ay nagsisinungaling o walang alam dahil totoo na mayroong mabasa sa Bibla na nagpatira pa si Moses. Ang habol ko lang, yes or no. Diba? Yes. Moderator's time. Okay. So, yun nga, Brother Ali. Kaya nga nag-object si Brother Wendell dahil ayaw niya sa sinabi mong ad hominem kasi para sa atin, hindi sa para sa amin yun, lahat. Brother, pagbibigay yun ng katotohanan, natutuo naman talaga na iniiwasan ninyo yung tanong na very simply yes or no. Kung si yes, Brother yes, Fernando, actually,
Doon sa Dibcon, hindi kami umaabot ng ganito eh. Alam niyo, pag ako na nagtatanong, pag Muslim na nagtatanong, nagkakawindang kayo eh. Yes, bro. Dahil lumilito yung katotohanan. Walang ganon, bro. Walang ganon, bro. Proceed na lang di tayo, bro. Iwasan diba na lang mga adominem. Diba nga sabi ko, brother, nagpapaalam muna ako siya, na premise. Ibig sabihin ng premise, okay. Diba elaboration, bro, brother? Yes, bro. Walang problema sa premise, bro. Wag lang adominem. Brother, okay, Wendell? Alam mo, brother. Clarification, please. Okay, go ahead, bro, Wendell. Una, di po ba sabi niya na sumusunod siya sa mga batas natin at mga kasunduan natin. Walang attack personal. Oo. Sinagot ko na kanina, moderator, na hindi ako sang-ayong narinig ko yan. Sang-ayon sa kanyang sagot dahil patanong dahil nagpatira pa, hindi tumuwad. Yun po ang aking alam sagot. Alam mo, nakakadalawang object na si Brother Wendell eh. Bro, ako bro, na naman pakinggan ninyo, bro. Yes, go ahead. Yung aking pamantayan niyo, hindi ako lumalagpas sa katotohanan, bro. Ang akin, nagpapaalam pa ako na premise. At sinabi ko lang yung totoo dahil ang hanap ko, yes or no lamang, bakit niya sasabihin na hindi tumuwad? Dapat sabihin niya, hindi tumira pa. Hindi na ako maghahanap sa yes or no dahil Exodo 34:8, nagpatira pa si Moses. Kaya sabi ko, either siya ay nagsisinungaling o siya ay walang alam. Ad hominem ba yun? Okay, proceed na tayo, bro. Bro, proceed na tayo, bro. 8 minutes and 18 seconds, no? So proceed na tayo sa ating katanungan. Ipaano na lang natin sa mga audience natin yan. Okay, tanong, sila na lang mag-absorb dyan. Okay, go ahead. Ulitin ko, Brother Wendell. Si Propeta Muhammad ay nagpapatira pa sa kanyang toro sa dasal na natutunan ng Muslim. Si Moses ba biblical, nagpatira pa, yes or no? Exodus 34:8, yes or no? Ito ang sagot. Yes, mabasa natin ang patira pa pero hindi tumuwad gaya ng mga Muslim, no? Na tumuwad-tuwad. At lalo pa, kung tingnan natin ang mabasa sa Deuteronomy, countrymen ang ginagamit diyan sa original Hebrew sa English translation. Kaya kung countrymen, ibig sabihin Israelite. At dahil Israelite, si Muhammad ay Arabo, ay hindi siya ang tinutukoy nito. Kaya malayong malayo kung sa Exodus 34:8, si Moses nagpatala pa na isang Israelita, si Muhammad ay isang Arabo ay tumuwad. Okay, next question. Next question, a premise, Brother Roland. Kung nagpatira pa pala si Moses, nagpatira pa rin si Propeta Muhammad, tama ba o mali na magkaparehas sila? Tama o mali? Sagot, maling-mali dahil hindi talaga sila magkaparehas. Ang Deuteronomio, Kapitulo 18, Versikulo 18, ang sinasabi diyan, brethren, sa original Hebrew, malinaw po ang gamit Achehem at ang Achehem ibig sabihin countrymen, therefore Israelite, si Moses ay Israel, sa Israelita, si Muhammad ay hindi Israelita. Kaya kung sabi mo kanina, hindi pwede si Ellen Goldwhite, hindi pwede si Felix Manalo, lalo nang hindi pwede si Muhammad. Next question. Next question. Thank you, Brother Roland. Thank you, Brother Wendell. Next question. Si Propeta Muhammad, nagturo siya na maghugas kamay paa mukha bago magdasal. Itinuro rin naman ni Moses Biblical, Exodo 40:31-32, na maghugas bago magdasal. Parehas ba sila? Yes or no? Ito ang sagot. Parehas sila dahil yun ang palatanda ang kinopya ni Muhammad ang itinuturo ni Moises. Pero kung tingnan natin ang Deuteronomio 18:18, ang sinasabi diyang there among their brethren, countrymen po
na sa original Hebrew, at Shehem, at Shehem, min countrymen, at si Muhammad ay hindi kabilang sa naturang bansa. Next question. Premise, thank you, Brother Roland. Yes pala. Bakit ngayon ako'y mali sa aking stand? Yes pala, magkaparehas pala. Paano mo natin ang argumento mo nagkakasalpukan, Brother Wendell? Ito ang sagot. Ang argumento ko'y hindi nagkakasalpukan, ang pag-unawa mo lang, kapatid. Dahil, una, kung nagpatira pa si Moses ayon sa Exodus 34:8, iba naman si Muhammad, tumuwad-tuwad. Di po ba? Kung si Moses ay isang Israelita, iba naman si Muhammad. Siya ay Arabo. Kaya hindi talaga magkapareha. Next question. Okay, thank you, Brother Roland. Brother Wendell, ikaw nga po ang magpatira panang hindi ka tumutuwad. Titignan ko na lang, brother, tignan ko lang. Sunod na sagot. Ito. Yung sabi niya na tingnan lang niya kung magpatira pa, hindi ba tumuwad-tuwad? Una, iba ang pagpatira pa, iba talaga ang tuwad-tuwad na ginawa ng mga Muslim. Kaya, kung sabi niya, tingnan ko lang, utos na yan. Hindi na yung tanong. So magtanong ka, sunod na tanong. Okay, thank you, brother. Sa 29:12 ng Isaiah, naibigay ba yung revelasyon doon sa hindi marunong bumasa at sumulat? Tama ba ang nasusulat na ito? Tama o mali? Tama ang nasusulat, mali ang pag-unawa ng mga Muslim. Dahil batay sa inyong hadith na dala niyo, nasa hadith ninyo, si Muhammad ay humingi ng papel upang magsulat. At ikalawa, kung tingnan natin ang ginagamit mong talata, ibinigay ang aklat, tao ang nagbigay. Ang tumanggap ay marunong magbasa. Ang marunong magbasa, ibinigay niya sa hindi marunong magbasa. Kaya napakalayo na ito'y tumutukoy kay Muhammad dahil ang claim ninyo, anghel ang nagbigay, hindi tao. Kaya malayo, malayo. Inaagaw lang ng mga balik Islam ang talatang ito. Next question. Thank you, Brother Roland. Premise, naririnig natin sa panahon natin ngayon na mayroong isang propeta, si Muhammad, hindi marunong bumasa at sumulat na natanggap niya yung revelasyong Quran. Tama o mali? Sunod na sagot, mali talaga. Dahil hindi yan patungkol kay Muhammad. Ang claim ninyo si Muhammad hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Pero kung tingnan niyo sa hadith, malinaw po hadith 51:17 ang nakasulat. The prophet, peace be upon him, wrote a letter to Heraclitus. Meron bang hindi marunong magbasa pagkatapos sumulat ng sulat? Kaya napakalayo. Next question. Next question, premise, Brother Roland. Si Jesus na sinasagot niya na siyang katuparan ng 16:16 ng 18:18 ng Deuteronomio ay si Jesus daw, sabi ni Brother Wendell. Pero ang sabi ko, si Moses at si Muhammad, dahil si Moses may nanay at tatay. Si Muhammad may nanay at tatay. Si Jesus mayroon lamang nanay. Tama o mali, Brother Wendell? Mali ang pag-unawa ng mga Muslim. Tama ang turo ng simbahan at namin. Dahil ang pagkapropeta ay hindi batayan ang nanay at tatay. Ang pagkapropeta ang batayan ay sugo. At ang tinutukoy 18:18, countrymen. At si Muhammad ay hindi kabilang sa Israelita. Kaya mali. Kapatid na Ali, dalawang katanungan na lang. Two questions. Thank you, Brother Roland. Tanong, Brother Wendell. Natanggap ni Moses ang Torah. Natanggap din naman ni Muhammad ang Quran. Tama o mali? Ito ang sagot. Tama na natanggap ni Moses ang Torah. Mali ang kasulatan na Quran. Dahil nang ibinigay ito
kay Muhammad, walang sino mang isang saksi na nakakita na anghel talaga ang nagbigay nito kay Muhammad. Ang binatayan niyo na talata, napakalinaw. Ang talatang iyon sa Isaya, ang nagbigay tao, ang tao na nagbigay, ibinigay sa marunong magbasa, ang marunong magbasa, ibinigay sa hindi marunong magbasa. Kung ating tingnan sa Diyos, ito po'y patungkol sa bulaang propeta. Okay, last question. Maraming salamat, Brother Roland. Last question. Payagan niyo lang ako na magdasal kami muna, inshallah, yes or no? Kasi oras na namin. Bro Wendell? Bago okay, walang problema. Walang okay. problema. Go ahead, go ahead. So magdasal ka muna, Brother Okay, maraming salamat po. Okay, ipapatuloy ko na lang mamaya siguro yung last part naman na yon, di ba? Habang nagbabasa kayo ng comments at propaganda sa inyong programa, Brother Wendell. Hintayin yes, niyo lang kami kasi mabilis lang po kami dito, okay? Okay, okay. Walang problema. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Okay, maraming salamat. So, sabi ni Sandy Jason Gabriel Flores lang, magbalik Katoliko ka na, bro Ali Javier. Okay, June Tigoy. Okay, so dinilan ako ni basahon ha. Sigbin ang dulo. Okay, Cirilio Castro. So magandang gabi. Golds Biteta Pido, magandang gabi kapatid. Bro Rasha, paki shout out ang ating mga kasama diyan sa Devcon. Okay. At napakaganda yung ating debate, napakainit. At lalong-lalo na din dito sa ating comment box at parang sumabog na itong ating comment. However, mas mainam na hindi ko nabasahin dahil merong mga salita na hindi masyadong magandang sabihin sa live. At isa-shoutout ko na lang yung ating mga live viewers dyan. Si Angela Saliling, si Tatay Ben ng Patripasyanism na laging nagko-comment, si Faith Defender, si si Jack Manalo. Ayan. At si Richard Sabtula, si Rick Velda, tsaka si sino ba to? Okay, tingnan ko lang The Better 40. Ayan. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid kahit meron tayong napakagandang palitan at merong konting sikuhan, kumbaga. Ayan, tuloy-tuloy pa din tayo. At yun, balik ko kay Bro Roland. Okay, maraming salamat kapatid na Russia. Brother, Bro Christian, Bro Jando. Andiyan pa ba sila? Yes, bro. Andito, bro. Okay. Andito, shout out ko rin si ano, si Brother Cirilo Castro. Yan ay dating Seventh-day Adventist, bro, na lagi kong kadibate sa likod ng La Salle University. Ngayon ay nasa CFD na. Shout out ko rin dyan. Shout out ko rin yung mga nanonood ngayon sa Puro Kamatuuran tsaka sa Debaters Convention. Kung sino man sa inyo ang gustong makipagtalakayan with punto por punto, please chat me. Mag-message kayo sa akin para mahanapan natin ang topic at saka schedule. Brother Roland, back to you. Okay, maraming salamat kapatid na Jando, bro Christian. Yes, bro. In behalf sa punto por punto, si bro Jando na ang magsasalita. Thank you. Okay, baka meron kang ipahabol. Bro Wendell, yung programa mo diyan, paki-shoutout din. Oo, sa lahat ng mga nagsubaybay ngayon sa pananampalataya at katwiran at sa ating channel, maraming salamat po. At sa lahat, wala po ito personalan, sagutan lang tungkol sa doktrina. Okay, so maraming salamat kapatid Wendell. So maraming nagre-react sa ating live comment, no? Nga di natin pwedeng basahin. So, yun lang ang mga, mayroon silang mga komento. So, sabi ni Jun Tigoy, wag lang lagyan ng apelido ni Taning. Okay. So, pwede mag-premise, pero wag lang haluan. Okay, so maraming nakasubaybay, no? Sa lahat ng sinasabi ng mga debaters natin.
So God bless sa lahat ng CFD. Okay, sabi ni Ira Cuevas no ng Compostela Valley. Magandang gabi rin Ma'am Susan Patenyo Pebe at saka kay Ami Epifanio ng Barangay Anunang Island Garden City of Samal na laging nakasubaybay dito sa punto por punto no, lalo na sa talakayang ito. Okay, so ilang minutes pa si Bro Ali? So baka mga kanina parang mga 5 minutes yun na wala si Brother Ali. So magbasa na lang tayo ng mga komento na pipiliin lang natin yung mga sinasabi nila, no? Okay, so nasaan na yun? Parang hindi na nag gumana yung monitor ko. Shout out diri sa Cebu, Mecca L. Magandang gabi Bro Roland. Maraming salamat po. Gustil Bitita Pido. Okay, balik ka na Ali Javier, Nico Soplito. Lahat ng tanong ni Bro Ali, sinagot ni Bro Windel punto por punto. Pero kapag si Bro Windel ang nagtanong, taliwas ang sagot ni Brother Ali. Katahara Armando. Congrats Brother Windel. Okay, watching from Osamis. Bro Pards, Voni Bunok Sponsalan. Okay, watching from Hong Kong, Hiraya Manawari. Okay, maraming salamat. So sa lahat na taga Hong Kong dyan, sila Ma'am Susan Patenyo Quebe, sila Ma'am Christina Oclida at si Sister Honey Ladringan. Sino pa ba? Brother, yung kasama ni si Brother Iman, no? Kasama ni Brother Yesomar dyan sa South Korea. Hoy, Brother Yesomar. Tawag dito. Yes, BTS ng South Korea, baka meron kang greetings dyan. Good luck na lang sa pag-moderate, bro. Okay lang yan, bro. Okay lang yan, walang problema. Baka meron kang batiin, bro. Batiin mo na, bro. Shout out na lang sa mga manonood, taga punto por punto. Sa ating lahat, God bless po. Okay, so Arturo Lukias Apuya Jr. Congrats, Brother Windel. Roldan Buyan, okay, God bless po. Proud Catholic watching from Taiwan. Okay, so si Brother Gus Bitita Pido. So, sino pa to? May nag-PM sa akin. Glenn Social Luzon, pa-shoutout po. Maraming salamat, kapatid, no? Sa lahat na nag-PM sa akin. So, shoutout pala kang Brother Glenn. Okay, so Glenn Susia Luzon, kung saan ka man ngayon, mag-ingat ka kapatid at wag kalimutan dasal at magdala ng alcohol, no? At laging magsuot ng face mask dahil sa panahon ngayon, marami ng Omicron. Okay, so Bro Roland, shoutout yes. Ko na pala si Reverend Father June. Si Father June na nasa Zoom ngayon, nananahimik lang at nakikinig. Father June Rama, shout out. Okay, oo nga pala sa mga taga BB face, no? Iba-iba din ang reaction nila. So, Brother Gabriel, okay? So, sino pa? Si Brother Tata Rosal, okay? So, marami gusto kong basahin ang mga reaction dito, kaya lang, wag na lang. Okay. So, sino pa? Si Brother J. Carl Buot ng Houston, Texas, USA. Maraming salamat sa iyong suporta. Okay. Yes, bro. Ipaalam ko pagkatapos ng aming rebuttal sa yung last na pahayag, out ako agad dahil may lakad pa ako. Ha? Okay, walang problema, bro. Walang problema. So, shout out. Hinilisa Piedad, no? From Glenn Susia Luzon. Okay, maraming salamat. So, lahat na nag-comment dyan, lahat na nag-PM, sabi ni Derek Vicente, bro, suggest ko lang, pakita mukha ni Ali. Okay, so mamaya, no? Kombate, bro, Windel, Aluhakbar, inshallah, according to Jun Tigoy. Romy Agupitak, nakawendang-wendang ang sagot. Okay. Wow, sino pa to?
Roldan Buyan, God bless. Okay, Arturo Luquias Apuya Jr., congrats bro Wendell. Salamat bro Jando Cirilo Castro. Rene Espirito Polvadora, shout out sa Roland Pines. Sa ako misis nga si Noren Polvadora, nakasama ko dito. Nakinig sa matinding sagot ni Brother Wendell. Salamat. Okay. Bro, sana may part 2 para sa tanungan portion, Derek Vicente. So, mag-alis na si Bro Wendell after sa kanyang conclusion. Pero sana, no? Next time na lang siguro pag pumasok si Brother Ali sa regular session natin. Sana makapasok siya kasi kanina gusto niya kung hindi makabalik si Brother Wendell ay lahat ng Katoliko malili magtanong sa kanya. So, imbatahan din sana natin siya bro sa talakayan sa punto por punto para tanungin, sagutin talaga lahat ng tanong niya. No? Okay. Nico Suplito, Katolik po ba ang moderator? Yes, kapatid na Nico Suplito. Okay. Petros Ibong Chavez, God bless CFD. So, ano na? Tapa rin. Bro, Russia, may mga bagong pasok dyan sa DIBCON? Okay, bro, Russia? Basahin mo lang yung walang at-home na mensahe dyan, bro. Okay, at shoutout sa mga nasa DIBCON sa aming YouTube channel ngayon. At babasa lang ako ng konting comment. Sabi ni Annalisa, hello sis Leia. Sabi din Leia, congrats bro Wendell, Mama Mary loves you. At sabi ni, okay, anap ako. Pasensya na kasi wala masyadong mga comment para sa Islam dito. Sabi ni Fatima Dalumino, naglaway lang ang Christian. At sabi ni, okay, wala akong pambihira mga komento. Okay. God bless sa lahat, sabi ni Assassin D. Ayan. At sana sa mga nag-comment, huwag masyadong yung mga salitang hindi kaaya-aya ba? Parang nasa online humulad, no? So, huwag kalimutan na religious debate ito, kaya pang-religyoso sana. So, huwag lang yung mga nasa online rambulan, no? Yun. At gusto ko lang siguro batiin yung aming mga grupo sa Debaters Convention. Merong barkadahan dyan ni Lorej kay Sanrio ng AMS. At gusto ko din batiin yung mga Templars of the Truth. Ayan. At yung ating konsilyo ng mga Maysaya. At maraming mga grupo dyan. Sila Pastor Rosendo, Pastor Wimpitan, sila Pastor Ramon, sila Pastor Francis, at mga kaibigan natin, Iglesia ni Cristo. Ayun. Magandang gabi. Balik sa'yo, bro. Okay, so andito na si Brother Ali. Bro Ali? Yes, bro. Andito na. Thank you. Okay, so may so ano na tayo? Sa conclusion na tayo, kapatid na sandali. Sa ano pala 'yon? May isang tanong pa ba 'yon? Yeah, okay na 'yon, brother. Okay na. Conclusion okay na 'yon. Okay. So conclusion na tayo, 5 minutes. Brother Ali, sabi ni Brother Wendell kapag tapos niyang magano kasi may lakad pa siya. Tapusin niya lang 'tong conclusion niya. Then magano na siya alis na siya. Okay? So, 'di ba mauna yung affirmative sa conclusion ayon sa rules? Negative yata yung mauna, bro, no, kasi conclusion naman ito. Hindi okay? Ah, yung affirmative ang mauna. Ay, mahuli ba? Sige, go. Sige. Ano, bro? Okay ako, okay. Affirmative. Okay na siya, bro. Okay ka ma. Ikaw. Brother Ender, go ahead po. Okay sige. Ako, na-automative.
Sige bro, Wendell, ikaw na lang ako una. Yan lang talaga yung sequence natin. Okay. Sige, so final stand, Brother Wendell Talibong ng Catholic Faith Defender. Team Maria, punto por punto sa iyong final stand. 5 minutes, go ahead. Okay, nagpapasalamat ako sa ating talakayan ngayon dahil una, kahit pa sinasabi nila na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos, kahit pa sinasabi nila na ang Biblia ay pornography, apat, kung tingnan natin mga kapatid, ay ginagamit pala nila ang Biblia para lang patunayan ang kanilang kinikilalang propeta. Kung tingnan natin, dami pa mga talata na binanggit nila na yun umano ay patungkol sa kanilang propeta. At isa na yung ginamit nila na si Muhammad ay sa Isaiah Kapitulo 29, versikulo 12. Pero kung tingnan natin talaga sino ang tinutukoy diyan, lalo na sa Isaiah Kapitulo 29, versikulo 11, yun umano ay hindi na dapat tanggapin dahil nagkawindang-windang na. Ako, argumentum contra factum non valet, an argument which is contrary to fact cannot be accepted. At bakit po pinarinig ko yung proper pronunciation sa Hebrew? Dahil kung sa pronunciation lamang sa Hebrew ay hindi na tama, yung pag-unawa pa kaya? Makmadem nagiging Muhammadem. Ang Muhammadem has two M's. In the middle, Muhammadem. No? Muhammadem. Makita natin, merong dalawang M. Ngunit, yung Makmadem, no? Makmadem. Yung Muhammadem, merong only one D. While Muhammadem, merong tatlo, dalawang D. At pumunta tayo kanina sa pagtinapa, mga kapatid, tama naman na binanggit niya, pero may kasunduan tayo. Huwag atake personal. Diba? Napakalinaw yan. Wala kayong narinig sa akin na nami-personal po ako. No? Walang atake personal. Tama na papatirapa. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagtirapa? Batay mismo sa makita natin sa diksyonaryo. Kung tingnan natin ang diksyonaryo, mga kapatid, lalo na ang UP diksyonaryo sa pahina 666, pagtira pa, pati dapa. Ano umano ang pagpatira pa? Pati dapa. So, ang pagpatira pa ay pati dapa. At kung tingnan natin ang diksyonaryong Pilipino, UP diksyonaryong Pilipino sa pahina 187, ang mabasa natin, dapa, dumadapa, dapa, madapa, padapa, humiga ng pataob, mabuwal ng patirapa. Yun po ang kahulugan. Iba yun sa ating mga kapatid. Dahil sa mga balik Islam at sa Islam, hindi po ba ang kanilang patirapa ay tumuwad-tuwad. Hindi sila nagpatirapa na malinaw kung tingnan natin sa UP Dictionary pahina 919. Hindi naman ito ang paksa. Anong sabi? Tuwad. Oh. Ang tuwad, nakahiling pababa, naharap ang puwit ay higit na mataas kaysa ulo. Yun ang definition sa tuwa at dapa. At kung tingnan natin mga kapatid, malayo pa rin iugnay, no? Sa Deuteronomy 18:18. Dahil ginamit natin ang original Hebrew language in which the Old Testament was written, na ang Hebrew ang Deuteronomy 18:18 tumutukoy sa countrymen. No? Countrymen talaga ang tinutukoy dito. Kaya malayo si Muhammad. Pero kahit pa sa matagal na nilang tuligsa sa Biblia, nagpapasalamat tayo dahil pinatunayan nila na ang Biblia pala ay
may katotohanan dahil ang kanilang pinaniniwala ang propeta ay nasa Biblia. Ngunit, pinipili lang nila. Ginamit natin ang pahayag ng kanilang mga kapatid kanina upang mapakita na sila mismo hindi nagkakaisa. Halimbawa, for adults lahat ng ano, for adults. Anong tawag mo sa salita ng Diyos yan? Kung ang lahat ay for adults. Maraming bro, salamat time po, time mga kapatid. Okay, maraming salamat sa iyong final stand, Brother Wendell Talabong from the Catholic Faith Defender, Team Maria, punto por punto sa iyong final stand. Okay, so punta ka agad tayo sa ating affirmative tonight. Walang ibang ating kapatid from the Islam, Brother Ali Javier. Bro Ali, meron kang 5 minutes sa iyong final stand. Go ahead, bro. Thank you, Brother Roland. Malinaw pa ba tinig ko dyan, brother? Yes, loud and clear. Okay, maraming salamat. Sa ating conclusion, nagpapasalamat tayo simple sa Diyos na nag-iisa na kinikilala natin. Pero iba-iba lang konsepto ng ating paniniwala at sinisiguro namin na parehas kami ng konsepto sa mga propeta. Katulad ng topic natin ngayon, kaya mag-Muslim po kayo, okay? Maraming salamat kay Brother Roland, kay Brother Wendell. Hindi po personalan yun, Brother Wendell. Pagsasabi lang po yun, base sa naging asta mo, brother. Kasi nung tinanong kita kung magkaparehas ba na nagpatira pa sina Moses at Muhammad, dapat sumagot ka ng yes kasi totoo. Iba-iba sinasagot mo, hindi tumuwad. Umiiwas ka lang. Kaya sinabi ko na sinungaling ka lang ba o talagang wala kang alam sa Biblia mo? So hindi personal yun, brother. Ang point lang yan, para malaman kung saan ka sisilid. Dahil talaga naman na hindi mo nagiba yung aking paninindigan bilang napatunayan dito na si Propeta Muhammad ay na propesiya sa inyong Biblia sa matinong versikulo ng Biblia, brother. Kasi nagsasalpukan yan eh. Dahil kung hindi nagsasalpukan, hindi lahat kayo naniwala sa isang paniniwala ng Biblia. Yung matino ang kinuha natin, tama lang. Kaya kung aking sabihin ayon sa mga ibang nagsabi, ay chismis ang Biblia. Naghalo na tama at mali. Diba? Ngayon, kung buong-buo na salita ng Diyos yan, iba't ini-edit? Ba't di kayo nagkaisa? Isa lang pala turo. Biblia problema nyo, brother. Hindi po kayo. Okay? Mag-Muslim kayo para hindi kayo magka-problema sa Biblia. No? At ginawa mong referensya yung mga salita ng mga Muslim, Ahmad Didat, Zakar Naik, Ibrahim Romas. Alam mo brother, napupulaan Biblia mo ang nagkakawindangan ni, di ba? Di ba ang basihan natin Quran at Biblia? Ngayon referensya mo tao. Alin paniniwalaan natin dapat tama? Hindi tama yung tamang aral, yung matuwid. Hindi ba? Lumampas ba ako sa aking mensahe? Matuwid yung turo, brother. Yung sinasabi ko sa iyo na nagkakaisa ang mga kamusliman sa unang credo, mahalaga, ang Diyos iisa, Allah ang pangalan. May tumaliwas bang Muslim around the globe? Wala. Kayo, in compare dito. Nagkaisa ba kayo na Yahweh, Jehovah, Ishi, Jesus, Ama? Nagkaisa ba kayo na yan yung Diyos na tinuturo ng Kristiyano? Hindi. Kaya nga windang-windang kayo. Ibig sabihin, naligaw kayo. Kinikonsidera ngayon na maraming nag-Muslim na pari, pastor, ministro. Inanyayatan natin yung mga tao ngayon na mag-Muslim din, inshallah. Bakit? Ito ang tama, ito ang matuwid eh. Okay ba, brother? Alhamdulillah, ganun pa man, Brother Wendell, ulitin ko, baka nakalimutan mo, mahal kita sa Panginoon, okay? Sikat na sikat ka dyan eh. Kaya nga lang, yung pagiging masikat mo, gamitin mo sa tamang toro, brother. Diba? Pag sinasabi mo yung turo mo, dapat hindi ka nakikipagsalpukan sa kakristyano mo. Kasi Biblia naman gamit nyo eh. Alam mo brother, doon sa DIBCON, nasanay na kami siyempre, yung mga lapses ko man kung mayroon kanina, kasi nasa roles naman tayo ah. Diba? Ikaw nga lang eh, si Brother Roland actually, kahit na hindi naman talagang gamay masyado yung pagiging moderate. Dapat si Brother Russia eh, di ba? Pero okay na yan. Sapat na sa atin yan. Sana mayroon next na ating talakayan. Naghahain po ako kung katuli ko ang aming talakayan.
kahit anong gusto nyong topic, inshallah, handa po kami sa Facebook, faith lamang. Kung born again naman, ito po yung hain. Kami ang mga Muslim, ang tunay na born again. Sino kakasa dito? Kung Iglesia ni Cristo, ito ang topic. Tunay na sugo. Ito po ang hain ko. Kung Jehovah's Witness ang humarap, pangalan ng Diyos, Allah ba o Jehovah? Kung Baptist naman, osas, negative po ako. Yung once saved, always saved na turo ninyo. Okay, maraming salamat. Hindi na ako magpapalawig doon sa pinag-usapan natin kasi malinaw naman po yon, inshallah. Kaya nananawagan na lang ako sa ating mga kababayan. Manimbang po kayo. Balikan ninyo ang topic. Ilista nyo yung mga verses. Pag-aaralan ninyo. Kunin ninyo yung katuwiran ng Diyos na hindi nagsasalpukan, hindi nagsasanhi ng kalituhan ang kanyang salita. At ito ang Quran na pinagkaloob kay Propeta Muhammad na nahulaan sa inyong Bibliang matinong verses, okay, Isaiah 29:12. Maraming salamat, Brother Roland. Okay, maraming salamat, kapatid na Ali Javier, sa iyong final stand ngayong gabi. At dyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong gabi.